masanat araw na panibago. Nanaigang tama sa mali kapag hinalo. Mabuti ang magwawag ay masamay laging talo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado? Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't di lalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo? Na ikaw ay lililangin para makanakaw sila ng libo. Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurupapan ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat. Ngunit bakit yung iba walang ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Lagi niyong magsalita. Maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila. Ay maniniwala ka ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung alam ang tutulong sa iyo na magbanat ng bato ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpauto. Maging matapos sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Isama mo ako at nakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila ay natutunang maayos. Kaya't kailan man di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo na roon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na, dahil napakaraming mga nagme-mensahe sa akin na gawan daw ng content itong si Kulaong. Oo, no? Na ngayon ay nakalaya na nga sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bail. Eto na ngayon na mga boss, kaya nakapag-bail kasi merong dalawa dun sa human qualified human trafficking na hindi naka-attend na ng kanilang mga hearing. Eh karapatan niya naman 'yon na mag-bail. Kaya nakapag-bail yung mama. Eh ganun talaga eh, 'di ba? Hindi natin mayalis 'yon. Pero yung iba kasi, ang alam ng mga tanga, yung mga nuknuka ng tangat bobo na akala nila, tapos na yung mga kaso. Eh patong-patong pa rin yung mga kaso
na kanyang dinadaluhan sa hearing. Ganun yung mga boss. Ha? Para lang sa kaalaman ng iba dyan na mga nagtatanong, baka akala, tapos na. Marami pa rin pong kaso na dapat na kailangan maabsuelto siya. Hindi pa po absuelto sa madaling salita. Balikan natin yung mga ano ha. Parang nakakamiss yung mga panahon na ano no? Nung mga talagang labanan. At least ngayon kasi, yung mga dating mga nakakatunggali natin na mga vlogger, wala na no? Mga lahat halos nagsipag anuhan na. Binabatikos na nga siya Ay, nako talaga, no? Buhay, buhay. Ito na nga. Di ba, ito yung mga, ano, mga video na mga pinagsasabi niya nun. Balikan lang natin. Ang 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko mismo na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera, pag hindi mo yan nailabas na galing sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin. Ididimanda kita. Ay, talaga naman. Araw-arawin kita. Kaya sa akin humihingi ng pera. Si Bongbong sa akin humihingi ng pera. Si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? Narinig niyo mga kababayan. So yung mga sinasabi niya nung mga panahon ng labanan natin, talaga namang napapatunayan na nuknukan na sinungaling. At ewan ko, hindi ba kayo nagtataka mga kababayan kung bakit marami pa rin talagang naniniwala eh. Ha? Marami pa rin mga ano, mga nauuto. Ewan ko ba? Teka nga, buksan ko ha, itong aking ano. Yon. Diba mga kababayan, kayo musga. Kasi yung mga ibang mga kaibigan ko, nakikita ko sa mga comment section ng mga sinesend sa akin. Talagang ano eh, talagang meron pa rin nga, mga ano eh. Mga, alam niyo mga naniniwala, nakikipag ano pa rin, nakikipagsagutan sa mga comment section. O pero bago ang lahat nga pala ha. O shout out sa may birthday kahapon si Dan Orbina. Happy birthday, boss. At eto na ngayon mga shout out sa lahat, sabi ni Ka Aruba. Shout out sa inyo muna ng lahat. Eto na ngayon mga boss. Ang daming mga video na ganyan na mga pinakita natin, napanood na ninyo, napanood na halos ng lahat. Pero di ba kayo nagtataka? Parang walang effect sa mga ano eh, no? Sa mga tanga. Walang effect sa mga tanga. Oh, eto pa. Sino ba? Ang dami niyan eh. Eto pa. Musga. Norman Mangusin, kaya po siya naging Francis Leo. Sabi po ng NBI, sabi ng nanay niya, ikaw na ngayon si Norman si Francis Leo Marcos. Ako po si Francis Leo Marcos. Ayaw. Hindi po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. Pwede po ba sisihin yung nanay ko? Ayun pala. Siguro, nay, pwede mo na akong kausapin ko mami ko. Palit ako yung pangalan ko. Kasi Erwin para hindi matigas eh. Palitan ko na kunari Barack Obama. Barack Obama the third. Anyway, bye. Di ba? Ay. Di lang 'yan ha. Marami pang iba, ito pa. Nasabi isa. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagmulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. E nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. Yon. Pero alam nyo, mga boss, kahit nasabihin na di ka mag-anak ng mga Marcos, marami pa rin naniniwalang Marcos. Ang dami pa rin naniniwalang Marcos. Eto pa.
akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marco. Sino Marco? Pero ibang pakulo nitong Francis Leon Marcos sa Senator Marcos sir dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humihingi ng pera. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Sige, well, kung gano'n ang paniwala niya, wala tayo magkakas. Ayan na. Katulad ni, Francis Leon Marcos, siya daw ang tagapagmahala ng inyong mga ari-arian. Anyway. Lako, di dapat siya pala ang dapat hanapin ng PCGG na pagkakagal na naghahanap. Palabas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako pare, okay na nila, sab na yan lahat. I'm good to go. Pare naman, ako yung kaibigan mo eh. Wala rin akong pera ngayon. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas. Wala akong tanggay ko sa isang kaso ko, pare. Pare naman. Oh, ayan ha, mga boss. Yung pakilala niya na trilyonaryo, bilyonaryo, kahit na lang milyonaryo kung meron. Ha? E pang bail nga, wala eh. Pero, alam niyo yon yung... sa kabila ng lahat ng pagpapalabas natin ng mga to, ang dami pa rin talaga naniniwala. Eh sa gayon, wala na tayong magagawa doon kung magpapaalipin sila at kung araw-arawin nilang katangahan nila, di ba? Wala na tayong magagawa doon, mga kababayan, ha? Oo. Eh pati nga, kita nyo, ha, si sino pa to? Si Manny Pacquiao yata. Walang matinuto kahit si Sandro magwalar ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation, pero lasinggero puta, lalo yung pinakabunso si Vincent puta ko makalaklak ng aang nainigarilyo pa puta. Diyos ko. Biro nyo pati si Sandro Marcos, ha, binanatan niya. Oh, wala daw matino. Eh, sino matino? Mukha siya lang yung matino, eh, no? Pambira talaga, oo. Eto na ngayon, mga boss. O yun, kongresista na ngayon si Sandro Marcos. Eh, nung panahon na to, hindi pa, eh. Eto pa isa. Maraming video. Halata nagiging trapon. Sinabihan ko nga si Johnny. Ikaw, wag na wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, kaw na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginanong ko si John. alam mo may utang sa akin yan, eh. Hindi pa nagbabayad. Malato ba yan? Si Bobby? Parang siya hindi. So, $30 million ang utang sa amin yan. $30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be $1,700,000,000. Naks, dami. Ano? $1 billion. $700 million. Yung matisipay. Pacquiao matisipay. Pin-remote niya mag-isa ng utang siya sa amin. Complete. Nakadimanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Ginamit niya yung pagka-senador. Ayun. Alam ni Yama yan. Nakita ni Yama yan. Yama. Si Yama pala eh. Actually, yung istorya kasi na yan, sa totoo lang, ang... Huwag na natin banggitin kasi. Kasi wala namang kinalaman na yung mga tao, no? Sa mga kwento. Ay, nako. Anyway, kasi, ang ano ko lang dito, para mapagbigyan yung ibang mga subscriber natin na ano na ba nangyayari. Eto na nga, patuloy pa rin yung pambubudol neto, ha? Sa mga ano, kita nyo yung mga pinapakita niya ngayon. Pupunta sa bahay, ikot-ikot, may mga taga-video, ha? May mga taga-video siya. Di ba? May nagbi-video eh. Tapos tatayo, ganyan. Papakita, may kausap kunyari. Ganon eh. Ganon yung eksena. Eh yung mga tao naman, tuwan-tuwa.
Tuwan-tuwa talaga yung mga naniniwala. Tuwan-tuwa! Diba? Oh. Eh tapos ngayon, mga boss, eto na ngayon ang tanong. Naniniwala pa rin ba kayo na mayamang tao yan? Eh baka mas mayaman pa kayo dyan. Ha? Mayaman pa kayo dyan. Mayaman pa si Alfa Romeo dyan. Mayaman pa si ano, Boss Neil Dako dyan. Pambira. Mayaman pa si JC De La Cruz. May negosyo si JC eh. Dating boss niya yan. Dating boss niya yan eh. Diba? Oh. Eh ngayon, mga kababayan, ano ba ngayon ang mangyayari? Maaari kung hindi tayo lumabas ng mga panahon na yon, kung hindi tayo nag-expose ng kung ano-anong mga patungkol kay etong kay FLM ninyo. Tawagin yung FLM kasi hindi naman niya pwedeng gamitin niya na yung Francis Leo Marcos, yung apelyido Marcos, hindi niya na pwedeng gamitin yan eh. Ewan ko ba, baka mamaya yan eh, pagkayan ginamit ang ginamit, eh baka lalong dumami kaso. Ngayon mga boss, ano pa magagawa natin sa mga tanga, sa mahihina ulo na naniniwala dyan? Wala na tayong magagawa dyan kasi nagawa na naman natin yung mga parte natin. Diba? Naipaliwanag na halos lahat ng mga kasama natin kung ano ba talaga totoo kay Norman Mangusin, ano ba ang kanyang pagkataol, eh lahat na nakalkal yan eh. Diba? Hanggang sa pinanggalingan, magulang, kapatid, mga asawa, lahat yan nakalkal na. Kaya wala na tayong dapat na ipaliwanag sa mga mahihina talaga ulo. Ano pa bang magagawa niyo doon? Sige nga, kung gano'n na talaga sila mag-isip, yun na yung paniniwala nila para lang naniwala sa sa Diyos-Diyosan, 'di ba? Mahirap gamutin. O ang taong araw-araw nagtatanga-tangahan, wala na tayong magagawa doon. O nakipag sunugan na ako ng pera, sabi ko sa inyo, 'di ba? Noong araw makikipagsunugan ng pera, pero pangpiyansa wala. Maraming pera ang pakilala, maraming pera ang sinasabi, pero humihingi ng pampiyansa. Sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayaman ng Marco. Pero ibang pakulo itong Francis Leon Marcos sa Senator Marcos sir dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humihingi ng pera. Alam niyo kung bakit nagpapakilalang mayaman? Para masabi na legit lahat yung ginagawa niya. Ganun lang yan, mga boss. Kailangan makita ka ng mga tao na ito mayaman to, legit ito. Kaya hindi mo na masisisi yung mga iba na yun na lang yung nakita na tumulong kuno, ha? Pero maraming mga tumulong, mga OFW tulad nila Alfa Romeo at iba pa dyan. Yan yung katotohanan. Kaya nga, nung nakulong ito, nanlilimos na to. Nasaan yung pera niya? Kung totoong may pera, sino loko-loko na wala ka ng pera, kung yung motibo mo talaga legit, sino loko-loko na wala kang pera pero magtutulong ka? Ipapakilala mo yung sarili mo, mayaman ako, ha? Big time ako, trilyonaryo ako. Pero, nung makulong ka, lumabas ang totoo, wala ka pala pera. Diba? Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Sige, well, kung gano'n ang paniwala na, wala tayo pala. Sabi ni Pangulong Bongbong, kung gano'n ang paniwala nyo, di wala akong magagawa dyan. Ano naman magagawa namin dyan? Diba? Wala kami magagawa dyan. Kung ganyan na talaga yung paniwala ng mga tao na yan. Sabi ko sa inyo yung mga nandiyan, yung pakinabang nila at yung iba na hindi talaga masyadong nakatutok sa social media o hindi na sila nagre-research patungkol dyan, talagang mabubudol nga netong si Kulaong.
Ganun yan, mga kababayan. Ana, katulad ni Francis Leo Marcos eh, siya daw ang tagapagmahala ng inyong mga ari-arian. Anyway. Lako, di dapat siya pala ang dapat hanapin ng PCGG na pagkakagal talaga na naghahanap. Labas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Ayan ha, pakinggan nyo. May kinuha lang ako kanina. Oo. Ito ha, pakinggan ninyo maigi. Ha? Pakinggan nyo maigi. Labas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako pare, okay na nila, kabla niya lahat. I'm good to go. Oo, kita nyo. Diba? Nagmamakaawa kay Bren eh. Bakit? Eh, si Bren talaga, yung maraming pera. Si Bren yung maraming mayaman. Ito, asungot lang. Mahilig yung gamitin. Yung, alam nyo yun, dati natin kasi itong mga sinasabi na, yung alam nyo yung hindi naman kanya, hindi naman niya pag-aari, aariin niya, papakita niya sa social media niya, na pag-aari niya. Yung mga tangat bobo naman, naniniwala, yaman talaga ng idol namin, oh. Ang yaman ng idol namin, nandiyan na si Mighty Manong. Oh, talaga si Mighty Manong pa nga ang nagbigay ng mga video na to dahil matagal na to eh. Wala na nga sa isip ko to eh. Oh, ano sabi ulit? Para naman, ako yung kaibigan mo eh. Ano? Wala rin akong pera ngayon. Yun, eh wala! 300,000? Ha? 300,000? Trillionaryo ka? Hindi mo ma-ano? Hindi mo ma-provide yung 300,000? Pambihira. Diba? Eh, sapatos lang ni Mighty Manong nung yun eh. Diba? Sapatos lang ni Mighty Manong yung 300,000! Pambihira. Na yan, no? Yan ba yung ano, mayaman? Putik na yan. Ang mga mayaman. Tulad nila Alfa Romeo, yan, mayayaman yan. Oo. Tulad nila, Mighty Manong yan, ganyan, mayayaman yan. Ganon! Eh, kaso nga, nagmamakaawa eh. Kawawa naman talaga, ano? Labas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako pare, okay na nila, kabla niya lahat. I'm good to go. Pare naman, ako yung kaibigan mo eh. Ano? Wala rin akong pera ngayon. Pare, sorry. Lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas. Wala akong pandil sa isang kaso ko, pare. Oh, ayan na. Mga boss, ha, maliwanag ha. Oh, hindi siya makapag-bail sa kaso niya. Ibig sabihin, may kaso, maraming kaso. Sa isang kaso, ibig sabihin, higit sa isang kaso. Yung atraso nitong si Kulaong. Ha, yung idol nila. Yung idol niyo ng mga nanonood dito. Pambihira. Halos magmakaawa eh. Nag-iiyak na nga eh. 'Di ba? Nag-iiyak na. Sarcastic man, oh. Oh, ang totoong mayaman hindi maingay. Pambira. Anyway. Kayo na bahalang humusga diyan. Ulitin ko lang ulit. Panoorin niyo na sa mga panoorin niyo. Baka mamaya hindi na natin 'to balikan eh. Oh. Si Mylin B. Akala mo naman hindi naging idol. Dito nga tayo nagkita-kita. Pasok. Magmakaawa ka na. Magmakaawa ka na. Magmakaawa ka kay Bren. Labas na ako. Okay na lahat ng kaso ko. Magbe-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako pare. Okay na nila. Kabla niya lahat. I'm good to go. Pare naman. Ako yung kaibigan mo eh. Ano? Wala rin akong pera ngayon. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas. Wala ako ng pandil sa isang kaso ko, pare. Pare naman. Ewan ko dito bakit ganito, Boss Yoli Binuya. Oh, Boss Arnel Biscara. Shout out Kyle.
Kayo ba naniwala dito? Ah, umamin kayo lahat dyan. Yung mga naniwala nung una. Yung mga naniwala nung una. Press one! Ha? Ah, eto, isa pa. Bigyan natin na reaction. Nasaan ba yun? Eto. Eto, tata. Hoy! Ba't ganyan? Ito talaga si... Ano eh? Oo. Oh, eto na. Eto. Ganito talaga makipag-usap yan. Ah. Kaya binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko mismo, na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos. Hoy, may video niyan ha. Hindi ko lang mahanap na. Dahil pinagbobura ko na nga lahat yung mga ano, video patungkol dyan. May video yan eh. Hindi ko lang mahanap. Sinabi niya, ha? Kapatid siya. Oh, anak siya sa labas. Diba? Anak siya sa labas. Sabi niya yan. Oh. At yung sinasabi mo, na sinasabi ko, na sa akin sila humihingi ng pera, pag hindi mo yan nailabas, nagaling sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin. Ididimanda kita. Ay, kita mo. Oh, na inaano daw niya, ididimanda niya daw yung mga nagsasabi na ano, parang ang ano ang inuupakan nito si ano eh, si Deo Makalma. Oo, ha. Ito 'yon. Yung binabanatan niya si Deo Makalma. Ngayon, pinakita natin yung video. Oh, talaga naman, araw-arawin kita. Ito sa akin humihingi ng pera, Oh, ayun yung sabi niya. Na sa kanya humihingi ng pera si Madam Imelda, si Bongbong Marcos, si Aimee, sa kanya humihingi ng pera. Eh ano ba talaga totoo? Sabi ni ano ni Sarcastic Man, libo-libong aso ang napangalanan, nakulaong dahil sa lintik na 'yan. Diba? Kagalit si Boss Nilda. Ibig sabihin, humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo, sino Marcos ngayon? Sino daw yung Marcos ngayon? Eh kung nasa kanya lahat yung pera ng Marcos, eh bakit ngayon? Itong si Kulaong, pangpiyansa, wala. Oh, pero, naniniwala kayo na... Bilyonaryo to. Oh. Nahihirapan ako, pare. Okay na lahat ng kaso ko. Magde-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako, pare. Okay na nila. Sabi na yan lahat. I'm good to go. Pare naman. Ako yung kaibigan mo eh. Ano? Wala rin akong pera ngayon. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas. Wala akong sandil ko sa isang kaso ko, pare. Yan yung kasi yung panahon na ano eh, ayaw na siyang pansinin ni Bren. Oo. Bina-blackmail niya na lang. Bina-blackmail niya na lang. Di ba? Yan yun. Yan yung panahon na yun. Eh kasi barkada ko yung kapatid ni Bren. Paano hindi ko malalaman? Di ba? Kayo mga boss, naniniwala pa rin ba kayo? Baka may naniniwala dyan, paki-comment naman yun. Di ba? O tapos tawagin nyo. Pwede naman, di ba? Tawagin nyo si Kulaong. Pwede naman umakyat dito one-on-one. Di ba? O sagutin niya lahat to. Eh pero hindi akyat nyo kasi nakita niya eh. Maraming video na magpapatunay na ano eh. Na puro kalokohan lang yung mga pinaggagawa nito eh. Di ba? Sabi ni Boss Jacob Mata, may awarding pa. Alam niyo yung mga award na yan. Nabibili lang yan. Marami yan nagme-mensahe sa akin. Oh, boss, yung negosyo mo. Bigyan natin ng award. Ganito. May award pala eh. Tapos ang ending kaya lang may bayad. Nung araw, 8,000 lang yan nung araw. Ewan ko ngayon kung magkano na lang. Di ba? May cafe daw sa Cebu. Malamang, baka ari-ari na lang.
Ha? Tulad ng mga ganyan, sabi ko sa inyo, magaling itong gumawa ng kwento na o baka pwedeng sabihin muna natin na akin yan para naman ano. Para naman na masabi ng mga tao may negosyo ako. May hanap buhay ako. Ang daming lumalabas yun ng mga video, yung sinusundan siya ng siguro cameraman niya. Oh. Tapos papakita, kunyari nasa mall, ha, bibili ng ganito, bibili. Pero asahan nyo, walang ipapakitang nabili. Kasi wala naman pambili pa. Oh, walang pambili pa. Eh baka wala pang nabubudol. Ha? Oh. Diba? Di kanya yung Cafe Cebu, alam ko kwento. Oh, di ba? Halika nga kasi, umakyat ka nga kasi dito. Ba't hindi ka pa kasi umakyat dito? Ikaw talaga Alfa Romeo eh. Oh. Ano ba tawag dito? Dali, copy. Ayan. Paste. Akit na. Kwento mo nga. Oh, mas mas updated kayo eh dahil mas active kayo diyan eh. Ha? Mas active kayo. Sabi ni Alfa Romeo dito, oh, di kanya yung kape sa Cebu. Alam ko kwento, oh, 'yan. Sinasabi ko sa inyo. Alam niyo, 'di ba nung una eh naniniwala kayo diyan na ano na kanya. Sabi ko sa inyo malabog maging kanya 'yan. Ito na si Alfa Romeo. 'Yan. Pasok. Malabog. Hindi totoo. Lang ang pera paano magkakaroon ng kape yan. So hindi yun kanya yan. Ano? Kaya, hindi kanya yan. Unang-una, kung naalala niyong umiyak yan, nung panahon ni Isko, yung taga Cebu na yan ay nagpadala kay sa kanya ng 500,000 para pambili ng bigas kay Isko Moreno. At yun, pinidikitan niya ngayon, yung hinuhututan niya ngayon, si Bell Pepper Pug ng Cebu. Okay. So pa rin. Kaya nung nagpadala yan, halos araw-araw na yung tinatawagan yan hanggang ngayon. So yung kape na yan, yung kape na yan, yan yung alam kong pagmamayari niya, yung taga Cebu. Hindi siya. Hindi siya. Para may promote, ipinopromote nila ngayon yan para maging mabango. Lalaan, makikita mo yung mga meeting nila. Katarantaduhan na yun. Kahit ako, hindi mo na mapapaniwala doon sa kanila. Wala eh. Puro diba? Ano na yan. Pectus na yan. Halatang halata naman eh. Yung pinaggagawa nila na talagang ano eh. Talagang, alam mo yung nililin lang yung mga manonood. Yung pinoproject niya na may pera ako. Nagbabaka diba? Sakaling makalusot ngayon eh. At the second time. Oo. Kaya wala, nasa tao na yan. Kung kayo, sabi nga ni Bongbong Marcos, kung yan eh magbibigay ng butil ng bigas, tanggapin nyo. Pero huwag kayo magbibigay ng pera. Tama naman. Tama naman. Oh, eh kaya lang marami pa rin yata nagbibigay ng pera. Pero magaling talaga eh, no? Magaling talaga, no? Magaling. Mamimiyaw. Hulmang-hulma eh. Hinuhulma. Ang galing mang hulma, bro. Sabi ni Rama Malyari, Panay LS, antay ng color, palipad. Yun yung ano eh, no? Super chat na kailangan eh, bago magpakita, kailangan magpalipad muna ng pula. Yun ba yun? Pero ano kaya, if halimbawa, maibalik na naman sa kulong at the second time. Ano kaya? Yan yung pangalawang beses, di ba? Hindi, so, babalik talaga yan eh. Hindi po pwedeng hindi bumalik hanggat hindi, ano eh, hindi nila na-absuelto yung mga complainant eh, di ba? Hanggat hindi na-absuelto lahat yung complainant, eh, balik talaga sa kulungan yan. Eh, yung nasa, kanyang ano naman, yung kanyang... 80%, yung sources ko, resources ko, 80%. Ayaw lang, hindi pwedeng pasabogin sa SOCMED eh. Pero 80%. Makakabalik yan. Ibabalik yan. Habang nasa labas, maghahakot ano ng pera. Maghahakot mo ng pera. Pang ano yon? Pang maintenance sa loob. VIP. Di ba? Ganoon naman talaga yun eh. Ito kasi yung ano eh, no? Logic sa tao. Nakikita niya, boses na niya. Siya na yung mismo humihingi ng pera ka. Nagmamakaawa. Hindi po kayo. Hindi pa ba sapat sa inyo yan na mismo siya na mismo. Hindi naman yung ine-edit eh.
mismo siya na i-record niya. Na siya yung humihingi ng pera. Oh. Nakalabas. Oh. Hmm. So, asa ng utak ninyo para hindi niyo paniwala. Eh, siya na mismo yung humihingi. Hindi naman din. Siya mismo. Hindi na ibang tao. Ah. Oo, siya diba? Mismo. Hindi naman idinasa tao. Oh, hihingi mo nga ako ng pera. Mismo siya. Di ba? Eh kung pakapapaniwala pa nila kayo sa ganyang karakas niya, eh, ba problema niyo na yan. Dagdagan niyo na lang. Gusto niyo, lakihan niyo na. Oo nga. Kaya mano niyo. Para minsan mapag-isip-isip niyo na naging tanga rin kayo sa larangan ng SOCMED. Alam mo, mga, ano, mga sinasabi namin nun, minsan ano eh, parang nakaka-guilty rin para sa amin yung tawaging tanga, bobo, ganun, di ba? Nuknuka ng tanga, nuknuka ng bobo. Kasi marami talagang nasasaktan. Kaya minsan naisip ko, parang nakaka-guilty kasi hindi naman tayo ganun. Eh kaya lang, sa ano na rin eh, sa madadala ka na rin sa sistema eh, na minsan mawawala ka na rin sa sarili mo na, ay wala, talagang bobo ka, tanga ka. Ito nga eh, ito na pinapakita na namin eh, di ba? Ay nako. Kaya nga eh. Sabi ni... Ito kami, eh, kasi galing kami dyan sa loob. Yun yung aming ano, experience. We've been in, just sa inside. Kami pa sa yung mga hindi nakakaalam ha. Si galing kami sa loob. Galing yan, doon yan sila, magkakasama. Tapos, best friend ko ba, si Attorney Johnny, kaibigan ko yan, Matarik. Okay? Pero wala kung na, di ba? Si... Attorney Junie. Hindi. Ito yung ayoko namang reveal dito. Pero sabi ko nga lang sa sarili ko na minsan naggalit ka kay Kulaong dahil sa yung 8 million yen ay ibinigay daw sa iyo. Yun yung ipinalalabas niya sa mga supporter na etong pera na to ibibigay natin sa ating abogado para mapagpiyansa ako. So nung nalaman ni Attorney Johnny yan, nagalit. Napamura nga eh. Napaka, talaga ang lutong. Alam ko kung sino nga rin sabi ni Attorney Johnny. Nagulat din ako, nasyak ako. Kasi syempre, lawyer, bigla mo. Magugulat ka talaga eh. Nakapagsalita na. Kumbang ipinagtatanggol ka na, ako pang gagawin mong sangkalang. Pinagtatanggol na nga kita tapos gagawin pang akong masama sa tao. Parang gano'n lang yung kinalabas. Mismong abogado niya. Yun pala yun. Eh pero kasi si parang si Attorney Junie nung panahon na yan, talagang ano rin, paniwala eh. Di ba? Oo. Yeah, yes. Agree yan. Kaya nai-record din yan yan eh. Nai-record din yan, di ba? Marami rin. So, mayroon isang channel dito yata na lumabas. Nandun lahat yung katotohanan. Kaya nang lumabas lahat yun, eh, napag-isip-isip na rin namin na talagang budol talaga itong tao na to. Dahil ako, sabi ko, kahit pinaglaban namin yan eh. Lahat kami, pinaglaban namin. Sabi ni JC De La Cruz, kasama sila ngayon sa awarding. Nino, ni Junie, ni Attorney Junie. Yan, yes, so meron yan, may awarding na yan yung ibinabandera, pandemic here, awarding yan, na kinuha, ganyan. So, sabi mo nga, di ba, may bayaran nga gano'n, di, siguro yun. Ah, nasa Cebu daw, si Junie, kasama ni Kulaong. Galing talaga eh, no? Oo. Hindi ko lang alam, mahirap kasing, dahil kaibigan mo si Attorney Johnny kaya hindi ayoko na magsalita against from ano sa kanya no. So nasa kanya na 'yan no kung patuloy niyang siya na mismong nagalit na siya. Yun yung nakakapagtataka dito Mike eh. Galit na galit siya diyan pero magugulat na lang ako na minsan andiyan na siya tayo. anong meron sa Kulaong no? Anong kapangyarihan ng meron? Anting-anting ang meron. Hindi, totoo yan. Parang tigre na yan. Naggalit na sobra yan. Pero napaamoy ito yung tigre. Ngayon, may, naniniwala na ako may anting-anting ng kolokoy na ito.
Ah, di ba? Eh, minsan, sabi, loko-loko daw ako noon eh, nung ini-expose ko yan eh. Oh, yung sinasabi nga na, ano eh, na may, ano, may dasal. Merong orasyon na ginagamit. Pero... Totoo yan, totoo yan. Oh, yung kasi may kaibigan pa. Yan, totoo yan, totoo yan. Galit may, na, pero napapaamo pa. Oh, di ba? Eh, yung kaibigan ko eh, galit na galit sa kanya, nagulat ako eh. Ba? Eh, kinakausap pa rin. dito, ayan, sabi dito, sinalubong ba ng asawa niyang Haponesa? Eh, matagal nang wala yun. Dahil nga, di ba nga, na pag-alaman na itong si Juni nga, ay si, ano, sorry, si Mayu, eh, bago pa niya maging, oh, maging asawa. Pero hindi naman kasi legal yung ano eh, yung kanilang kasal kasi nga kasal si ano eh, si Kulaong sa iba eh. 'Di ba? Kay ano, doon sa isa, sa una. Eh walang visa yung kasal nila. Pero ang balita di umano ng mga source natin, yung pinagbubuntis nga ni Mayu ay hindi nga kay Kulaong. 'Di ba? Yun yun. O, sabi dito. May alam ba kayo doon? Ah, wala. Negative ba kayo? Wala. Yun ang itatanong ko sana sa'yo. Ikaw siguro may resource dyan. Wala na alam dyan. Oo. Wala, wala. Wala. Kinikwent, ayon sa ating source, na panaginipan natin yun eh. na nagtatanong siya at nagbibilang siya ng buwan. Paano daw nangyari yun? Ano, immature yung bata? Premature pala yung bata. Hindi. Kundi talagang meron palang boyfriend yung si ano, si Mayu. Kaya lang eh dahil nga sa pakilala, alam mo naman si Kulaong, minagic-magic, minekos-mekos si Mayu. Ayun, napaniwalang bilyonaryo. I know. Posible ba ang regrouping posible kung lumala yung ano mga kwento, lumala itong sitwasyon, 'di ba? Pwede. Eh baka mas marami pa. Kasi yung mga dating mga vloggers ni Kulaong wala na eh. 'Di ba? Wala na sa kanya lahat. Oh. Ito kasi yung ano, mga siguro ang pinaka the best na lang on my own opinion, no. Siguro dito kasi bakbakan man natin 'to wala eh. Siguro pinaka-the best, totokan na lang natin yung mga complainant. At yun siguro yung tutulungan ko na lang. Yo! Yun ako tutulong. Kasi wala, useless na bakbakan natin sa tao. Dahil yung complainant, mabisa na yan eh. Genuine yan eh. Mga complainant yan eh. Siguro yun yung ating gabayan at tulungan. Yun yung pinaka-nakikita kong solution dyan. yan ang weakness niya. Dahil yung bakbakan ko, wasakin niyan sa paninira. Hindi eh. Pinaka-the best yan is, yun na lang, susuportahan ko na lang. Oh, susuportahan ko yung mga biktima. Yung mga nawalang yan ito. Yun yung panawagan natin, no? Yung mga nabiktima niya. Sabi yung ni Mami Carmen. Tama, very good yun, boss. Sabi ni ano, Mami Carmen, hanggang ngayon, nagmukha pa rin siyang dugyo. Kasi tandaan niya, no? Panik sa atin ng gobyerno. Alam naman natin, pag may gumawang kasamaan, di ba? Eh, vigilante ako eh. Siyempre, tutulong ako sa gobyerno natin na mailagay natin sa kulungan yung mga kawatan. Di ba? So, yung mga taong ika nga eh, naabuso na ito, yun yung aking tutulungan. Di ba? So, hindi maganda yan. Maganda yan. Tama. Yung mga biktima ni Mang Usin eh, dapat tulungan. Thank you naman kay Pinay from DC. Oo. Thank you. Maliit na bagay. Attention sa mga, sabi ni Mighty Manong. Oh. Ayan. Oh. Attention sa mga naging biktima ni Mang Usin! ang dami niya ni, sa totoo lang, ang dami talaga, boss. Hindi, kasi nga, sila kasi, unang-una, syempre, isipin nila na pag nagdemanda pera, panahon, di ba?
So, may mga kaparaanan naman dyan sa mga bagay na yun. May mga way of way out tayo sa bagay na yun. Diba? Kung pera lang naman, walang problema. Diba? Yun lang naman eh. Kaya minsan, ang layo ng kanilang ika nga, kung malayo dun, pwede natin iuupa ng apartment to para mag-continue lang yung ano, diba? Mag-proceed lang yung kaso. Kasi iba nawawalan ng pag-asa eh. Diba? Oh, siyempre, pag so, lalo na yan, pag nakita nila boss na nakalabas, eh baka lalong mawala ng pag-asa yung iba. Mawalan na sila ng, ano, ng tiwala sa sistema ng, ano, ng batas sa Pilipinas. Tandaan nyo, majority pa rin ang kalikay ko lang at mahandang tumulong. Marami, marami nagsasabi sa akin na tulungan na lang natin mga biktima. Yes, that's good for you. Sabi ko, sige. Ano man. Kaya nga dito sa channel na to, at least malaman nila na hindi pa, huwag kayo mawala ng pag-asa. May tutulong pa rin sa inyo. At andito tayo. At andito kami na para tulungan kayo. Yo! Yeah. Diba? Very good. Very good yun. Yan yung, alam kung magiging weakness niya. Diba? Kasi siyempre, pag banatan na ng laway-laway, wala eh. Siguro, wala, wala mangyayari sa laway-laway. Ladaanan. Tutulungan natin ang gobyerno natin na masugpo yung mga kawatan na tulad ng mga ganyan. Yan yung pinaka-the best. I think that's a good idea to everyone, di ba? Sabi ni Spy29, Alpa Romeo, posible rin ba ang comeback mo sa Francis Leo Mahusin family? Joke lang. Mike Sir. Di na. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, para lang, ito para lang sa ating mga kababayan, mga lolo ko. Siyempre, gagawa tayo ng hackbound na alam naman natin na in a proper way, saka sa legality. Hindi tayo makikipag-away dyan ng laway sa laway. Dadaanin natin sa batas yan. Hindi tayo kasi wala eh, lugi tayo dyan. Kasi naunahan tayo noon eh. Kahit nga ako eh, nandiyan sa panig noon eh. Pero alam ko yung weakness niyan. At alam ko yung magiging weakness niyan. Sabi ko na, kaibigan ko yan. Nasa loob. Okay. So, yun lang. Sabi ni Boss B, akalain mo buhay pa si Francis Leo. Nawala na sa sirkulasyon yan, ate. Oh, nagparamdam ulit. Eh, ganun talaga. Oh, di ba? Hindi kasi nakatikim ng 4.5 million na katao yung naboto yan eh. Kaya siguro doon siya umaasa ulit. Baka sakaling masundot niya yan. Sabi ko, bago mo masundot yan at maibalik sa kulungan, problema mo yan. Lalo ka lang, di ba? Matagal na yung 3 years pa, no? Natatakbo siya. So nag-aano na, matagal pa yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, sa sarili ko, eh bago ko, siguro bago ulit, mandidato, nasa loob ka na ulit. Mahaba yan. So doon sa mga nabiktima, parang Mike, i-suggest mo at i-message mo na si Boss Yami, willing on tumulong. Kung nakakatulong ako sa ibang tao, tutulungan natin yan. Sa mga nabiktima pa, na natatakot, na mga ano ha, na mga gustong nananawagan kami. Message nyo lang si Yami. Yeah. Ay, Yami tuloy. Si Boss Yami. Si Yama. Pwede rin naman sa akin, ha? Pwede rin naman sa akin. Tapos ipo-forward ko na lang sa kanila. Yun. Sabi ni Mami Carmen, Boss, meron daw sa Italy, ha? Mga naniniwala pa rin kay Kulaong, ha? Na ano, talagang target nito yung mga OFW na ano eh, na walang magawa sa pera. Kita mo yung mga nagbalikan, hindi niya pinapansin. Pinapansin niya yung mga OFW. Hindi niya ba napapansin yun? Yung mga nagbalikan, hindi niya, tinitingnan ko kasi inoobserbahan ko. Sabi ko, mga banat nito OFW na may pera. Kaya ang ang layunin niya talaga, hahakot ang pera ito ngayon. Babawi ito. Ito ngayon, pwede na siyang tumakbo sa Kongreso via party list. Pwede. Dapat yun yung ginawa niya eh. Di ba? Para lang sa ganon, edi baka congressman na siya. Congressman ang mga tanga at tukto ka ng bobo talaga.
Oh, saka ano, parang may marami pa ring hindi nakakaalam na lumabas na to, yung mga nabiktim niya. Marami pa ring hindi aware, no. Lalo na yung optimetry, no. Oh, nagpamigay na. So, doon sa kanyang mga sinasabi, doon siya mabibitag eh. Counted dyan eh. Diba? Hindi naman makapagsinungaling yung video eh. Mismong siya mismo nagsasabi. Kaya, kita mo, tahimik siya ngayon, medyo nakikiramdam. Yan yung kanyang ano. So, aaralin natin to, Boss Mike. At, sarap paglaruan itong tao na to eh. ito yung pinakamasarap na laro ng tao. Ito yung paglalaroan natin itong tao na to eh. Kung hanggang saan ang tibay nito. Magaling eh. Magaling talaga eh. Magaling. Pero sabi ko nga sa inyo, nasa improper way tayo. Nasa batas tayo. Iladaan natin sa batas to. At yan, syempre, ang kailangan lang naman ng batas ay ebidensya. Di ba? Saka proper, ayoko lang magsalita, Mike. Laruin na lang natin to. Tingnan natin kung hanggang sa tapang. Sige, de sasamahan ko kayo. Oh, sama-sama tayo rito. Kasi diba? Ay, pinaglaruan din kami nito eh. And dati na namin pinaglaruan yun eh. Sa totoo lang, ang dami ng mga kung ano-ano na lang naiisip naming laro dyan eh. Kung di na niya kaya ano pwedeng gamitin ng Marcos, paano pa siya makakatakbo ulit? Yan, hindi na nga niya pwedeng gamitin mga boss kasi nga may kaso pa rin dun sa illegal alias eh. Yun ang sabi nung source ko ah. Yes, I agree. Hindi niya pwedeng gamitin, okay? Hindi niya in public. Gamitin. Pero gagamitin niya in SOCMED. Message niya. Doon niya dadaan. Sa tawag niya. Yan ang panggapang niya ngayon. Tatawagan niya. May message niya yan. Kasi in public, hindi na eh. Sasabog siya. So, ang banat naman yan, i-message niya PM. Yan. Dahan-dahan niya. Kakausapin o i-meet eh. So, yan yung plano niya ngayon. Yung may mga pera. Kasi nakita niya yung may mga pera na talaga eh. Dahil naalala niyo ng pandemic, naglabasan lahat yan. Naglabasan yung may mga pera. Kaya ang mini-message siya ngayon, yung may mga pera. Take note ha, lahat yung may mga na, pera. Ito, ano, binabanatan din to eh, ni biyahe ni Koy. Nandito na rin. Kasama namin to dati sa ano eh, sa Uniteam Vloggers. Na ngayon, boss ha, siguro di naman kailasan yung Uniteam eh, nagkawatak-watak. Ganun talaga sa politika. Diba? Ganun talaga sa politika. Akit kasi kayo. Tawag dyan. Yan, yung hagdan, no? Yan, no? Akit kayo para makapagkwentuhan naman tayo. Kaya talaga. Dali na. Nandito si Alpha Romeo. Ito yung masugid. Talagang halos makipagpatayan ito sa SOCMED. Maging sa personal, para ipagtanggol si Kulaong nung panahon na yun, ha? Diba? O, papanik daw si biyahe ni Koy. Ha? Sige. Kilala mo ito, Boss Alpha? Oh, malaking ano rin to, vlogger dun to. Malaki. Bakit kasi ang daming bobo at tututo na naluloko ni Kulaong? Eh, hindi lang ni Kulaong, ha? Hindi lang ni Kulaong. Kundi pati yung mga politiko na nandiyan dyan sa gobyerno na akala mo kibabait. Akala mo talagang para sa mamayan. Akala mo para talaga sa bansa. Akala mo para sa masa. Pero lintik. Di ba? Lintik kung manipsip ng ano eh, ng pera ng bayan. Eh ngayon nga may nababalitaan ako. Nako mga kababayan, yung mga kapatid nating mga ano, mga vloggers ha. Ko ang natitira sa atin yung prinsipyo na nga natin, sabi nga ni JC De La Cruz, prinsipyo na lang, yung natitira sa atin, ibebenta nyo pa. Pambira kayo. Wag nyong gagawin yan. Pambira, wag nyo ibebenta yung prinsipyo natin. Sa totoo lang mga boss, yan na lang talaga, yung ano, yung naiiwan sa atin. Tapos, ano pa, ibebenta pa natin sa kakapiranggot na presyo. Wag. Ayan na si Yami, nagda-drive. Yami! Boss Yami. Shout out. Nga. Holiday. Hindi pa kayo nasanay, kayo naman. Para naman bago kayo ng bago. Tama kaya?
Dear, bago, para naman kayong bago ng bago. Okay. Diba? Mga awards, yung mga kung ano man yung mga nakikita ngayon ng mga tao. Yung mga palamuti lamang. Diba? Alam naman natin lahat yun eh. Eh pero teka muna, ikaw yata yung kausap dito eh. Oh, tingnan mo. Kaya napag-aaralan ng nagiging trapon. Ayan, 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 ayan. Sinabi ko nga si Johnny. Huwag na huwag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, kao na lang, huwag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano mo si Johnny. Alam mo may utang sa akin yan eh. Hindi pa nagbabayad eh. Kung totoo siya. Ah, kayo si Pacquiao yan, si Pacquiao. Malang si ano, si Victoria. Victoria. Ah, okay. $30 million ang utang sa amin yun. $30 million. Wow. 2018 yun. That would be $1,700,000,000. Marinig pa ng mga vlogger ng BBS. Oh, consistent of what we want. Yung matisi pa. Pacquiao matisi pa. Ang tanong dito, pinromote niya mag-isa ng utang siya sa amin. Complete, nakadimanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Ginamit niya yung pag-cast senador. Ayun. Alam ni Yama yan. Nakita ni Yama yan. Yama, alam mo pala to eh. Pabira ka, binagit ka oh. Alam mo pala to eh. Hindi, ano yan? Ang kausap niya dyan si Mami Victoria. Kami, naka-video call kami niyan, Team FLM. Ito na Yama, si biyahe ni Koy. Pakita ka naman. Yo, biyahe Koy. JC. Kalita. Shout out. Merry Christmas, Boss Mike. Merry Christmas. Si Boss Yama pala to. Taka na nakabalik pa yan? Nakalabas pa yon? Eh, siyempre Marcos, kayo. Brad eh. Sino ba presidente ng Pilipinas ngayon? Uy, eh, gamit niya ano, gamit niya yung mahiwagang anting-anting. Ah, dito na ilabas na ba yung Bertud? Nadali tayo doon, oh. Matindi yan. Ilabas na ba niya yung Bertud niya? Marcos eh. Meron talagang agimat. May nagsabi sa akin yan eh. Na kahit na sino talaga, kahit ikaw eh, biyahe ni Koy. Ah. Eh, kaya-kaya ka nang ano, manipulahin pagkaharap mo yun. Ay, wag ako. Si Yama. si Yama ako. Nga, nadali. Si Alfa Romeo nga, nadali eh. Wag ako, basakon na siya. Eh, yung kaibigan ko nga na galit dyan eh. Biruin mo ngayon eh, kinakausap pa. Ano, nagulat ako doon na Boss Mike, nakalabas pa to ng ano. Ang alam na, pero maganda naman nito, sinabi naman ng batas na hindi siya talaga Marcos, na nagpapanggap talaga siya. Sa final na warning na yun sa publiko. Pero pag may nautupa to, mahirap. Oh. Ay, meron! Marami! Oh, until marami, now? Daming. Oh, hindi, sigurado yan. May mautupa yan. Sigurado may, yan. Meron bang sa Japan nga lang, batitita ko, 100. Oh, nawala. Nalaglag ka. Sarap katahin. Nalaglag ka. Ayan. Ayan na. 150,000. Yung sa tita ko kasi, nabalitaan ko, ang galing na daw, ano, ang galing na magpatakbo ng ano niya, mag-manipulate ng tao. Kumbaga madadala ka daw, sabi ng tita ko sa akin, madadala ka daw talaga dun sa pananalita niya, the way na nag-deliver daw siya ng isang words, talaga mabibilib ka daw eh. Ganun eh. Eh, yung, meron pa nga yan eh, yung nagpanggap na kapatid. Yami, sino yun? Yung nagpanggap na kapatid? Yung pastor. Ano yun? Si MCM yun. MCM ng Japan. Patay na yata yun eh. Pero nasira din yung buhay nun eh, dahil dun sa ano, di ba? Ginawa niya. Boss Mike, alam mo ba ginawa nun? Kausap namin, nagpapakita ng mga diamond. Sabi niya, kaming mga Marcos, kaming mga ano, ganito talaga, meron kaming pare-parehong ano, ganito, ganyan, ganyan. Isa din yan eh. Naluto din ang utak nun eh. Wala nga. Si Mami, si Okasan, si MCM. Pero ang tanong yun. Tapos 'di ba inilabas 'yun na parang
Pinky. Siya si Pinky. M.M. Oo, na taga Malabon, di ba? Kung di ako nagkakamali. Oo, Pinky Marco. Hindi naman po. Tanggalan eh. Wala eh. Magaling eh. Nun, eh. Ang tanong dito, di ba ang kaso niya is malaki, malala yung kaso niya, Boss Mike? Oo. Bakit biglang, bakit ganun? Bakit biglang nakalabas yan ngayon? Anong, sinong nagpalabas dyan? Sinong naglakad? Ganito yan. Ayon sa source ko, di ba may mga, no, may mga complainant sa human, qualified human trafficking. Ngayon, ang nangyari, biglang yung iba, hindi na umattend sa mga hearing. Kaya, na-dismiss yung iba. Humina yung kaso. Kasi marami yan eh. Ngayon, nung humina yung kaso, yun, hindi na pumasok sa qualified human trafficking. Ang nangyari, pwede ka na mag-bail. Bail. Okay. Ganon. Ganon pala nangyari doon. Akala ko may lumakad sa loob. Eh, yung kanyang ano naman, kasong illegal alias eh, bailable naman yun eh. Kaya ganon. Pero masarap pa rin yan. Ako, Boss Mike, babantayan ko yan. Kasi masarap ano yun yan eh. Yan yung fake Marcos talaga na nagpapanggap na kapatid, anak, si Ivy daw, ganito. Tinatawanan nga yan dun eh. Pero pag nakapambiktima pa ulit yan, ay sarap katayin yan dito. Merong mga naniniwala. Meron pa rin mga tumutulong, yung mga nagbibigay ng pampiyansa niya. Diba? Kita mo ngayon yung mga videos niya, pagka nakita mo. Mga videos niya, talagang may cameraman siya, sinusundan siya, pupunta sa isang mall, pupunta sa isang branded na mall, tapos tingin-tingin ng mga makatawid, ginagamit niya na talaga yung social media to scam talaga ng mga tao. Gamit na gamit. Oo. Kaso nga, syempre, wala nang matatawag na maluloko kung walang nagpapaloko. Manluloko kung walang nagpapaloko. Diba? So, choice na ng mga tao yun eh. Kung maniniwala ba sila dito sa tao na to eh. Kasi, minsan nang isiniwalat. Diba? Maraming beses na siniwalat ka mo. Maraming beses. Kumbaga, pang ilang henerasyon na ba to? Itong atin. Kasi bukod sa atin, meron pang mga nauna. Nauna. Diba? Diba, Boss Mike? Sila Tatay Boy. May mga nauna pa eh. So, pang ina, ibig sabihin, hanggat merong tanga, hindi titigil. Yung mga, diba? Ang kaso nga lang, nagmumuka tayong masama sa mata ng mga supporters niya dahil nga, naglalabas tayo ng kung ano, yung pagkakaalam natin at yung nakikita natin na ginagawang panluloko. Diba? Ang ending pa nito, sige, pinapatawad ko na kayo lahat. Pero hindi ko alam sa mga abogado ko. Diba? Abang tayo, concerned citizen, na naglalabas ng mga saloobin, ng mga, ito yung mga nabiktima, ito yung mga naano, punta tayo pa yung nagiging mukhang masama. Diba? Parang ganyan din naman kami sa inyo noon. 'Di ba? Yama, ang sama-sama ng tingin niyo sa amin. Oo, ang sama ng tingin nila sa atin. 'Di ba? Tapos pagka naano nila, sabi nila, "O nga, pakatanga nga ako." Parang gago, 'di ba? Kaya nang balita sa iyo, ang pogi mo pa rin ah. Ay, salamat po, Boss Yama. Tao pa rin. Bakit kulaong ka rin ba? Gago ka, kulay mo lang siya pero hindi ka kulaong. Ay hindi, mas paputi ako doon. Yun hindi, nagpabalita ako, kulang na lang, magpatato ng itim yun para magmuhang Ilocano talaga eh. Hindi, tsaka yung kulay niya naman kasi, yung mga bakit nakulong siya, hindi siya pumuti, samantalang yung iba. Hi dear, ingat. Nakita ko na yung
Totoo nga, hindi kami nagkamali sa totoong itsura ni Alfa Romeo. Oy, Boss Mike, baka nakakalimutan mo, yung nilabas dati na mukha ni Alfa, mukha ni King. Sinalo-halo. Iba 'yon, iba 'yon. Nako, ito maganda diyan, mabubuhay yung mga anti-FLM dito talaga ngayon. Dahil magbabantay ang mga 'yan dahil marami pang mai-scam to. Wala lang na tira na yung vlogger si ano eh. Si Magusin wala na. Yung mga malalaki sila Makmak. Meron pa ata, meron pa ata. Meron pa naman, meron pa namang ibang mga vlogger. Yung lako yan eh, boss si Ama eh. Si ano, si Tumor ba yun? Tumor? Pangalan, Tumor ba yun? Gagi, Lemur! At may Lemur to. Ano Tumor? Tumor kasi ano ko. Hindi, wala nang dignidad si Lemur. Wala, nagsayaw na yan. Wala na, wasak na yan. Pag pumanat yun, isa lang ang pasasayawin lang natin dito yan. Ang alam ko pangalan Tumor, Lemur pala. At sabi ni Nanay Carmen. 14 kulaong vloggers. Mama, ayos lang 'yon, kung binanatan niyo ako noon, deserve ko naman 'yon kasi tanga ako noon eh, noong mga panahon na 'yan eh. 'Di ba? Oh. Wala sa akin na, wag na kayong mag-ingi pa ng pasensya ng ano. Magkakalaban tayo nun, May. Magkakaaway tayo. Anong ina-expect mo? Magmamahalan tayo? Oh, diba? Pwede naman kasing magmahalan personal, pero sa social media, pwede tayo maglaban-laban ng opinion. Hindi, diba? Tsaka boss, fine. Ito yan eh, napaka-simple. Magkakalaban tayo. May kanya-kanya tayong paniniwala noon. Diba? Kung hindi tayo magkaiba ng paniniwala, baka ngayon magkaaway tayo. Gets mo? I agree. Gusto ko pa yung mga maging kaibigan, yung mga nakitaan mo na ng tunay na kulay nila. Kasi yung panindigan si me. O siya ba, may tanong ako sa'yo. Ayan, ang totoo niyan, mapagmahal lang kayo sa kapwa niyo, mahihira. Yung mga taong naloloko. Diba? O siya ba, may tanong ako sa'yo. Boss ko eh, ano yun? Medyo personal eh. Paano ka niligawan ni FLM na maging secretary ka nun sa kanya? Naka-live siya noon. Share na tita ko yung live niya. Tapos nag-comment ako. Sabi ko, boss, mag-a-apply ako. Tapos sabi niya, sige, Yamatan, pumunta ka sa sa bahay ko Wednesday 9 a.m. So 8 pa lang nandoon na ako. Yung truck ayaw papasukin sa loob ng Green Meadows. Ayun. Oo. O kaya tumawag ka sa messenger na tayo mag-usap. Kung may pagkakataon ba na pagharapin kayo ni FLM at ikaw, papayag ka ba makipag-debate sa kanya to prove your... Oo naman, Brad. Sama mo pa yung buong team niya. Sama mo pa yung buong team niya. Sama mo pa yung lahat ng supporters niya. Yo. Masarap doon. Brad, pinaglabang. Brad, baka nakakalimot sila. Pinaglabang ko yan, puta. Mga minura ko para sa kanya. Mga abogado, judge, senador. Grabe yan. Ang FBI, binagwag namin nila Alpha, nila Daddy David dahil sa paniniwala namin sa siniksik niya na information sa amin. Diba? Ngayon pa kaya, nakikita namin yung totoong siya. Diba? Mismo si Kernel, utang ina mo, Yama, itigil mo na yung YouTube na yan, papatayin kita. Okay po, Kernel, kung papatayin niyo po ako, tutuloy ko pa rin po to. Bakit? Kasi, ito yung daan para sa mga supporters na magkaroon sila ng update doon sa idol nila. Kung hindi natin ipinagpatuloy yung YouTube niyan, baka malamang isang alamat na lang yan. Diba? Pero kita mo, alam niya yun. Kaya nga lagi niya pinagmamalaki. Siya mo, kahit papuntayin ko ng impyerno yan, susunod sa akin yan eh. Ganyan ko maging tao yan. Diba?
Loyalty, Brad. Trapon-trapon dati. Ano? Oh. Trapo yun. Ano rin din yan ng mga tao na nakapalibot sa kanya? Na puta, kaya natin siyang ilaban ng patayan. Partida ha, kagaguhan lang pala yung pakikisama niya sa amin. Ginamit lang pala yung mga tao na nagbigay sa kanya ng halaga. Ano lang yan, boss? Kid Panda, ano yung negosyo? Eh, props lang yan. Alam niyo naman, props king yan eh. Oh, magaling talaga sa mga props yan. Sabi ko nga sa inyo, yung ano ninyo, yung puno ng mangga nyo sa likod ng bahay nyo, kaya niyang gawan ng istorya yan para maniwala magiginto kayo na. Hindi, mamaniniwala ka na pag-aari niya yun. Na siya nagtanim nun. Oh! Ang hindi, ito kay Ron Santos. Hindi namin alam lahat ng sikreto niya. Ala ko magmumunga ng ginto yung mangga. Iwan ko bakit talaga gano'n eh. No? Grabe. Boss Mike, clear lang natin. Hindi ko alam yung lahat ng sikreto niya. Ako kasi yung tipo ng tao na pagka naging kaibigan mo ko, yayakapin kita, sasamahan kita hanggang dulo. So, sa akin, meron din silang mga lihim. Merong alam si Alpha na hindi ko alam. Meron din naman akong alam na hindi alam ni Alpha. So, pagka pinagsama-tama mo yun, nagtutugma-tugma na bakit ganito? Ang ending, pero, may naging alam ko kay Prencho at kay Gulaong. Yan, may mas malalim na ang kaalaman dyan. Nahiwala ko yung kaalaman dyan sa dalawa. Ano yan, boss? Alpha, pakiulit. May alam ako sa dalawang magkaibigan na yan. Naubod ng lalim. Basta pagdating sa pera. Pero, dear, hindi lahat, dear, pero hindi lahat ng nalalaman natin kailangan nating ilabas dito. Diba? Oo. Oh, sabi ko lalo na sa SOCMED. Hindi sa SOCMED. Hindi pwede. Hindi pwede. Bahala ng batas ang umusig sa kanila. Ang ano ko lang dyan ngayon, Boss Mike, alam mo babantayan ko dyan sa kanya. Yung ginagawa niya ngayon na activity. Kasi there is a possibility talaga na makakakuha pa yan ng mga, ano eh, mauutuba. Kasi kalakasan ng paglabas niya, putok pa. Marami siyang ano, mahahatak niya. Na, oy, tulungan mo ang ganito. Oo, marami. Nako, marami pa rin. Matik yun, Boss Paul. Matik yun. Inaantay ko nga lang mag-PM si Buscemi eh. Pag may nakita si Buscemi kagad, kakatnain na yan. Eh, parang ano eh, parang ilagpa siya eh, no? Ilagpa siya sa ano, sa social media na, alam mo yun, yung ginagamit niya dati kung paano siya makapang-uto ng mga tao. Boss Mike, burguelo pa, ikaw naman, no? Ilang araw pa lang, buwelo muna tayo. Buwelo muna tayo. Mananalangin ulit na magka-pandemic yan. Magpainit muna tayo. ano nga kasi, talagang ano, nakikita ko, ha? Ang dami pa rin ano, mga comment na talagang positive para sa kanya. Grabe! Ibang klase talaga. Nabasa ko yun, pandemic hero, ganyan-ganyan. Yeah. Boss Mike, hindi nyo kasi masisisi yung boss ko eh. Kasi nga, ano siya eh. Kumbaga, yun lang yung alam ng tao sa kanya eh. Tumulong siya, lumabas siya, nag-ingay siya, nagmura siya, kinalaban niya lahat ng mga mayayaman, pinahiya niya lahat ng mga mayayaman. Ang ending, kinulong ka. So, nakakaawa naman tong tao na to. Tumulong ka lang, nakulong ka pa. Yun lang ang tumatak doon sa mga supporters. Oh, wala nang iba, no? Wala na. So, awa. Awa. Doon yan napukaw, yung mga tao. Boss, boss, nasa, ano, nakalaya na. Oo, nakapagpiansa. Eh, tingnan mo, yung iba kasi, syempre, akala na ito, lang natin, ano. Iklaro lang natin, bail lang yan, hindi dismiss. Sa, iba yung bail. Sa kal-dismiss. Iba yung nakalaya sa dismiss, iba yung nakalaya, nagbayad, bail. O, atin pa rin ang hearing yan. Oh, talaga? Eh, sabi ni Nimpa, oh, si ano daw, Dragon Boy. Oh,
Talaga ba? Ay, nako. Gusto ko pagkatapos niya isumpa-sumpa na kulaong. Night, boss. Balik, ano na naman siya. Kaya na pala. Ito ha. Ito lang yung sa nakikita ko. Kaya siguro nakapag-bill yan dahil yung mga complainant. Okay, kasi nung panahon ng pandemic, video call, okay. Pero parang nire-record na lang is yung by ano na sila, by actual na pumunta sa hearing. Yun yung inilalaban nila. Kaya nakapag-bill yan. Get nyo? Kasi nung panahon ng pandemic, allowed ang video call, pwede. Tandaan po natin ang mga biktima nasa malalayong lugar. Yun yung kaya hindi hindi naka-attend, ano? Kaya nakapag-bail yan. Bumaba yung kaso. Oo. Diba? Naintindihan niya. Lagit niya yung point. Mga mabigas pa to po yung lahat. Kaya medyo humina yung, ano, yung laban ng mga biktima. Kasi wala sila dito yung karamihan eh. Most of them nasa labas ng bansa. Eh ngayon, nawala na tayong pandemic. Wala tayong pandemic. Kaya yan yung naging lusot nila dyan. Nasa batas kasi kailangan, kailangan na, patent ka. Oh, disclaimer! 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 Mamaya sabihin abogado ka ba? Abogado ka ba? Bakit ko inaanihan? Pinag-uusapan yan sa live nyo. Demanda ka na! One count! Mabibigyan tuloy yung ano, yung may mga na biktima. Nabibigyan pa tuloy sila ng count. Kalinawan. Tama, mali. Tama naman sinabi ko eh. Tama naman eh. Tama naman eh. Eh, di naman na masisisi yung iba dyan na babalik eh. Kung nung dati eh, di ba, feeling nila makikinabang pa sila. Feeling nila eh, magkakaroon pa sila ng... Kasi iba, abol nila dyan yung maka-content at may mga ano eh. Ang problema kasi marami sa mga vloggers noon, talagang ano eh, banatan eh, away ang gusto eh. Hindi ano eh, hindi opinion sa opinion eh, prinsipyo sa prinsipyo eh. Kundi talagang personalan, ganun yung mga banat eh. So kaya yun yung pangit. Naging butas nila, kaya nakapag-bail yan. Sabi ni ano, ni Eds, Yami, bayad na ba lahat yung truck-truck na bigas na yon? Di ba props lang yon? Alam ko may utang pa siya kay Hindi, totoo eh. Talaga lahat yung mga pinamigay. Totoo lahat yon. Hindi, wag ka na mag-name drop, sir. Baka mamaya papuntos ang kapatid. Pero kasi mas marami nang may alam sila ano eh. Sila Boss Alpha tsaka si Yami. Oo. Si Boss Yami. Mas marami nang alam sila eh. Eh mahirap talaga sa sitwasyon namin. Hindi na namin kailangan sabihin lahat kasi alam namin yung moves nila. At alam din namin kung ano yung moves namin. Kung hanggang saan lang kami pwede. Ay, tignan mo to. Ayan ha. Ayan. Ayan. Dali, dito. Na ako, okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako. Ayan. Labas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magde-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako pare, okay na nila, kab na niya lahat. I'm good to go. Pero Boss Mike, ito nga eh. De Boss Mike, ang maganda dyan, yung paninira niya sa presidente, lalo presidente na ating, diba, kung paano niya sirahan yung mga anak. Nabagis niya ba na ano? Ano daw si Senator Amy doon nanghihingi lang daw sa kanya ng ano ng pera. Pera. Ito. Ayan. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayaman ng mato. Pero ibang pakulo nitong Francis Leo Marcos sa Senator Marcos sir dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humihingi ng pera. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Sige, well, kung gano'n ang paniwala na, wala tayo.
Ayan na. Katulad ni Francis Leo Marcos eh. Siya daw ang tagapagmahala ng inyong mga ari-arian. Anyway. Anyway. Lako, di dapat siya pala ang dapat hanapin ng PCGG na pagkakagal na nakahanap. Labas na ako. Okay na lahat ng kaso ko. Magbe-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako pare. Okay na nila. Sabla niya lahat. I'm good to go. Pare naman. Ako yung kaibigan mo eh. Ano? Wala rin akong pera ngayon. Pare. Lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas. Wala ako ng sandil sa isang kaso ko, pare. Pare naman. I'm good to go. So, lakas ang aray. Matagal na yan. Oh, yan pa yung unang taon ng labanan talaga. Buwan pa nga lang eh. Eh, kaya lang, hindi pa rin nakalabas eh. Ganun siyang magsalita sa tao. Tapos kung pagkaharap mo siya, parang yung sabi nila na be-brainwash ka daw. Yun ang sinasabi ng iba na nakaharap yan. Yes, positive tayo dyan sa tanong mo na yan. Positive tayo dyan, lahat talaga. Kasi ano yan eh, based upon my experience, no? Nasa loob ako, tandaan nyo. Mismong nasa loob kami. Kaya alam ko yung naging sitwasyon dyan. Ako yung magpapatunay kung ano talaga yung nangyari. At kung paano niya binilog ang mga utak ng sambayan ng Pilipino. Sila yung mga nakakalaban namin noon. Oh, hindi. Oo, nakasunod ako noon. Nakasunod ako noon. Pero ngayon, tingnan niyo naman ako, nasa saan kami ngayon. Oh, di ba? Eh, at least natapos din. Oh, hindi ako sinipa. Ako yung kusang umalis at nagliwanag yung isip ko noon. Dahil yung perang yung mga perang inambag para sa humanitarian, gustong kunin nila sa akin. Hindi ko binigay. Pati ba yung super chat sa channel ko, gusto niya rin kunin at ibigay daw sa kanya. Hindi yun din yung ginawa niya kay ano eh, kay JC. Oo. Oh. Yan din ginawa niya kay JC. Kaya uminit sa akin yung ulo niya. Dahil nga, hindi ko naibigay yung mga pera na dapat gusto niyang kunin. Ano pala yan si FLM? Ano, mahihahalin tulad ko ngayon yan si FLM kay ano eh. Kay John. Sino yun? Parang mala FLM din yun. Si John. Sino yun? Sino yung John? PM ko sa'yo. Matatawa ka. Boss Mike, baba muna ako at good luck na lang sa inyo. Ah, boss. Thank you, sa boss. Sa pagkakataon na to, sama-sama na lang tayo sa pagiging maasahan niya ako dito sa laban nito. Nandito lang naman. Advice niyo na lang ako. Kasi dito talaga eh, walang patutunguhan yan. Eh, ganun talaga. Yan na natin. Pero wala tayong magawa. Ika nga eh, bahala na. Bahala na sa kanya si Bathala. pero ano, hindi na rin talaga tulad ng dati nung kayo-kayo pa yung nandiyan diyan. Talagang ang hirap kalaban ninyo eh. Totoo lang, ang hirap. Ngayon, hirap kami. Wala na siyang maibala ngayon eh. Ang ginagawa niya propaganda. Mga props. Yung mga pinatalo kayo niya kunwari. Nagluluto yan eh. Sinero pala yan. Kusinero yan. Lutong makaw yan. Kusinero panadero. At kung yung mga titikim niyan, yung kanyang luto, eh sigurado, bagsak niyang bangin. Okay, ingat po kayo at maraming salamat sa inyo. Thank you, Boss Alpha. Good luck. Okay, salamat din sa inyo lahat. Alam mo, Boss Mike, okay. ang malala niyang Boss Mike, nga, nakalabas yan. Kalabas yan si Kulaong. Ang gagawin ngayon yan, mag-iipon ng bala. Tama yung sinabi ni Alpha, na nagluluto ngayon yan, nagpe-prepare ngayon yan sa isang one-time, big-time na naman niya nagagawin na scam. Yun ang mahirap doon. Kaya kailangan masawata agad ng tao, ma-inform lahat yung tao na itong tao na to ay dakilang nukmukan ng scammer. Biruin mo na wala namang kwento na ginagamit yung humanitarian na salita para makapagpa-sponsorship dun sa mga tao. Yun ang pinaka nakakatakot dun.
Diba? Ganun talaga. Ganun talaga yung ginagawa niya. Gagamitin niyo humanitarian. Eh, marami naman kasi mga Pilipino talagang ano eh, gusto tumulong sa mga kababayan nila eh. Eh, nangyayari, dinadaan nila kay Kulaong. Kaya ang ano, ang ending, syempre, yung pakita naman ni Kulaong na ginagawa, akala naman nila, ay totoo. Hindi eh. Ang ginagawa niya tulad ng pagbili niya ng mga salamin, yung mga salamin eh, sa rekto lang binibili, sa kiyapo. Oh. Magkano lang yun? Oo, magkano lang yung panahon na yun? 30, 80. Eh, tapos ibebenta niya ng ano? Ay, hindi naman niya. Hindi naman niya ibebenta. Ang tawag niya, membership. Oo, parang ano, membership niyo para sa, siguro, sinasabi niya sa susunod, eh, libre ulit. Ang ginagawa niya, kukuha ng mga doktor na hindi naman doktor. Eh, paano yun? Kung hindi lapat yung salamin mo sa mata mo, di lalo masisira yung mata mo. Wala lalabo, mabubulag ka pa. Yun. Ganun yung mga nangyayari. Kaya yan, nagkaroon ng kaso sa Baguio. Na yun yung naging dahilan kung bakit naman siya inaresto nung panahon ng pandemic na lumabas siya. At doon na rin nalaman na napakarami palang kaso sa NBI. Asampa, scamming. Balita ko, meron pa yung mga na-scam na investors daw. Tama ba yan? Yung investors. Ay, marami. Marami, kahit foreigner na ano niya eh, na i-scam niya eh. Kaya nga, ang ano rito, ang problem. Mostly ang pinapakita sa ano, 15 pH lang ang salamin. Totoo ba to? Ano daw? Sabi ni ano? Kagawad JT. Isme? Sino ba to? Si Isme Tib ba to? Ano? Ito sabi ni Kulaong kanina. Bibigyan nila ako ng award para sumikat sila. Pwede parang ginamit pa si Kulaong ah. Para pili niya siya pa yung ginamit para sumikat. Alam mo Boss Mike, yung salamin, meron akong contact from masabihin ko na anong brand, Acevedo. Ayan. Pag sinabi Acevedo, alam niyo. Ang salamin doon mo, ang mura, pinakamurang salamin na may contact kami is 15 pesos lang ang isa. Kaya nagtataka ako. Totoo, yung mga reading glass tsaka mga tawag nito. Basta reading glass siya eh. Yung hindi siya pang walking talaga. Ito kilala mo, si Direk Noelsa. O, vlogger din ito. Ano naman yan? Ewan ko sa'yo. Diba, idol mo yan? Pinakawala ng kapatid mo. Yan yung mga nakakalaban namin nun. O, kawawa si Takero dyan kay Noelsa. Abira. Takot ko gano'n kung personalin yan si Takero eh. Alam mo naman na gano'n na yung gano'ng kagwapo yung kapatid ko na yun. pero maganda nito. Marami na magbabantay sa kanya pag gumawa siya ng kalokohan. Ang mahirap kasi dito pa Boss Mike, limbawa, gamitin pa yung pagbabantay sa kanya, yung pagpupuna sa kanya, gamitin niya pa yun para makapang-scam pa ng iba. Sabihin, inaapi natin siya, sabihin ganito. 'Di ba? Kagatan sila. Eh, di, ang ano kasi dyan, ang mangyayari dyan sa mga ano, talagang galit na galit sila kasi ang pag-aakala ng marami pa rin mga tao, eh, pandemic hero nga. Hindi na nila nasaliksik yung mga kaso-kaso, yung mga ganito, yung mga video na mga pinakita natin. Hindi na nila alam yan, hindi na nila sinaliksik yan. Kaya ang nangyari, yung mga tao, yung pa rin nakatanim sa isip nila. Ang alam nila, bayan ito kasi lumabas, pinagmumura lang nito yung mga mayayaman. Ah, oh, yan. Yan 'yon. Ang alam lang ng mga tao, may pandemic hero, nagdala ng bigas sa payatas yan, 25 sa ako lang pala, lintik siya. Eh, sabi ni ano ni Kim Chu, bakit po kaya hindi na ipatupad ang 10175 commonly known as the Cybercrime Prevention Act? Alam nyo, sa totoo lang, ang dami ng kasong ganyang mga nakasampa eh. Eh ngayon, parang pinipili na lang din yung kung ano yung matibay na na mga naisasampang kaso, yung mga mahihina, hindi na rin eh. Hindi kasi na rin pinapansin. Lang. Matatampak lang eh. Loko-loko ka, Direk Noelsa. Ha? Hindi ko, kapatid,
Walang iya ka. Eh, ayun. At least naka... Sabi ni... Ito yung mga banat ng mga ano. Pero ito si Away Cagayan. Share ito ni... Oh, at least nakatulong. Laging ganyan yung sinasabi nila. Excuse me. Taga Cagayan ba yan? Tao na yan? Ako'y Cagayano. At least nakatulong daw. Oh, ito ah. Anong ginawa niya kay Perla? Gusto mo malaman? Sino yun? Baka magka... Si ano? Si Perla. Tumaliwan. Hindi ko alam yan ah. Oh. Bago alam yan. Alam mo ba ginawa niya kay Perla? Oh. Alam mo sabi nga ni... At ni Madam Perla... Makakain kami doon sa bahay niya kasi nandun kami sa Cagayan that time nung campaign. Kasi si Pangulo nga, siya nga nag-handle. So kasama namin si Ma'am Perla. Nung nabanggit ko sa kanya yung FLM, alam mo sabi ni Ma'am Perla, yun sa lingwahe nila, yung lingwahe nila na itawis. Itawis. Napamura si Madam Perla nung malaman yung FLM. Eh! Kung babanggit sabi nga, wag mo daw babanggitin yung pangalan niya, naaasiwa daw siya. Ayan, ayun, board member, kilala. Oh. Kilala niya, ha? Perla Tumaliwan. Hindi na siya board member ngayon. Alam mo, si Kulaong, Cagayano, masyado kayo nabulag dyan sa Agayan eh. So, totoo lang, pinakitaan lang kayo ng ganito, nabilib na kayo. Pinakitaan na kayo, pero hindi nyo alam, yung ginawa niya, magkaiba kasi yung, sige, gumawa siya ng kabaitan dun sa, sa Cagayan. Pero sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Tarlac, sa Baguio, anong ginawa niya? Puro katarantaduhan. Di ba? Ang pinakita lang sa inyo ni Kula ang kabaitan, pero hindi nyo alam, ginagamit kayo doon. Ang alam mo lang kasi, porque nagbigay ng salamin doon, nagbigay ng ganito, nagbigay ng pabigas na ganyan. Ang tanong ko dito, kanino bang pera yon? Tanongin mo si board member. Hanggang ngayon, hindi pa bayad sa kanya. Hindi pa bayad sa kanya? Di ba yung dati rin yung tawag dyan? Yung mga gulay? Yung mga kalabasa? Kalabasa? Oo, hindi pa nga nabayaran. Kawawa rin yung mga pinagkuhanan nila nun yun eh. Ewan ko kung ngayon eh, bayad na o ano pa. Di namin yan kilala sa Cagayan. Okay. Elmer, wag nyo inaapi ang tarot ng Norte. Negosyo na yan. Tarot ng Norte. Pag-ingat-ingat ng kalabasa. Pera daw ng mga totoo naman yan, pera ng mga supporters. Kasi marami ako nakausap na mga naniwala na sabi nila, pero mo, yung tinutulong namin sa kanya yung sa kanya credit, sa amin hindi. Ganun talaga. Diba? Yun nga yung niya ron Yun nga yung formula niya. Hindi nga, Boss Mike Tita o nga Tita ko nga alam si tita ko nasa Japan, na-scam niya pa ng 150,000. Partida, hindi, ang tita ko napaka, sa pera, kumbaga, smooth, ayaw na, nun. Nagulat na lang kami, nalaman namin, nagbigay siya doon ng 150,000, nabigla kami lahat. E di, nagpabudol ka doon. Ang dami ganun. Yo, ang galing nga paano kaya niya napapaliwala? Yun ang mga tanong naman. Paano napapaniwala? Kasi nga, eto naman chismis lang na meron daw meron daw siyang orasyon na ginagamit. Na para paniwalain, para kahit na anong sabihin niya sa tao, maniniwala. O, ganun? May ganun. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung kaibigan ko nga na napaka-tulis na naniwala nung panahon na lang ng pandemic niya na pagtanto na putang ina nadali ako mga lumabas ayun pa magaling siya mang hypnotize ng tao. Ako napapansin ko kasi ang biskate niya kasi napapansin ko, Boss Mike, sa gesture ng katawan niya ang ginagaya niya yung pormahan ni yung katulad nung ngayon lumabas siya dyan. Yung pormahan ng mga CEO na kagaya ni Rabon Ang, ang ginagaya niyang discount ng pananamit. Kumbaga, pag naglakad, big time. Ba, sinabayan pa ng laki ng katawan niya. Tapos yung delivery ng boses niya, talagang pag tinitigan ka sa mata, yung tipong ganun na matutulala ka, kumbaga masyashock ka. Diba? Tapos malalaman pa yung bigat ng pangalan, Marcos. O dinadala niya pa. Diba? Ginagamit pala. Kaya nga maraming ganyan talagang gumagamit ng mga na pinsan daw ni Marcos. 'Di ba yung ng scam ng
sa pamamagitan ng ano, gold coins, si ano ba, si Mario Marcos. Tatandaan mo ba 'yon? Oo, na nagpapalitan ko lang. Teka, meron din naman gold si ano ah. Teka si Mangusin may gold naman na. Ah. Ito ba 'yun? Hindi, peke. O ito, ba't nga pala may hawak na ginto yan? Gintong bakal. Ito. Dali ah. Baka ito yun. Ang natangay umano yeah. Na isang lalaking nagpanggap na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanloko. Saksi, si Jun Veneracion. Yan. Itsurang ginto, pero para lang palang tanso. Ilan lamang ito sa mga ginagamit ng suspect para makapanggoyo. Dalawa sa mga biktima ay nagsumbong sa PAOC o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi nila, it's a commemorative and limited edition na gold coin, but it turned out na hindi ito gold. Si Maria, di niya tunay na pangalan. 12 million daw ang natangay sa ipinautang niya sa suspect na kinilalang si Mario Marcos. Nagpanggap pa raw itong pinsan ni Pangulong Marcos. Napaniwala raw siya sa mga asta ng suspect na may mga bodyguard pa raw kapag sila ay nakikita. At ang kanyang opisina, puno ng litrato kasama ang mga VIP. Pinsan niya daw po siya ng PBBM. Inatest po kasi siya ng tauhan ko na kamag-anak ka po kasi pina-verify ko po sa PSG. So it turns out when I talk to someone from the PSG, hindi po siya kilala. So, ano lang po yung kumbaga nakasabwat niya na po yung kahit yung sarili ko pong tauhan. Si Alias Romeo, na retiradong Army General. Natangaya naman ito mo? 800,000 pesos dahil sa pagkakulong investment. Ang masama, inutang lang meron kayo niyan eh. Perang natangay sa kanya. Ah, meron tayo niyan. Legit yun. Parang ganyan, gold. Pagkatapos yung sombrero niya, gold. Pinakita niya yung mga projects niya na parang Dubai. Sa pag-iimbestiga ng PAOK, hindi kamag-anak ng Pangulo ang inirereklamong si Mario Marcos. Marami na raw itong nabiktima at nakapagpiyansa lang sa mga kasong estafa. We want to the public to know na may mga ganitong modus operandi para makapanloko ng tao. Bumuo na ng team ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para mag-imbestiga at i-monitor ang peking kamag-anak ng Pangulo para mabilis daw siyang maaresto kapag may lumabas na namang warrant laban sa kanya. Yan, yan. Meron ka ba dyan yung ano, meron ka ba dyan boss Mike kung hawak niya yung ano, yung nakaganon si Kulaong doon sa gold bar na ano? yan, ang binibiktima niya dyan, puro mga foreigner naman. Puro foreigner. Discarte niya. Yung mga nakikilala niya sa kasino. Ganon, yan yung mga biktima niya. Kaya laging nasa kasino yan. Marami rin mga nabibiktima sa kasino eh. Nasa na si JC, aakyat daw eh. Umakyat ka na, JC. Ano ba? Ewan ko ba dun? Sabi niyo kanina, hagdan. Ito na yung hagdan. Ginising nga lang ako, sabi ko, naka-live ka daw. Tungkol daw kay Kulaong. Sabi ko, sige, punit ako, sabi ko. interesado ako dyan. Alam mo, sa totoo lang, nag-aantay lang ako na may bumanat yung susundan ko talaga eh. Ay, si Makmak nga, panay na banat eh. Tingnan mo, banat ni Makmak ha. Kilala mo si Makmak, number one na vlogger niya yun eh. Si ano, si Makmak, yun na-deport sa Malaysia. Tama? So, dahil marami kong nakitang pula at nasabi ko kanina na, sige, pag may nakita akong pula, aakit ako. Diba? Namamalimos ng pakulay, kulay pula pa gusto. Napaka-demanding. Tama! Kaya siya nagpakita kasi nga maraming nagpakulay ng pula. Ngayon, kapag po hindi siya nagpakita, tingin niyo ba may maniniwala pa dyan? Yun nga yung nakakalungkot. Eto pa. Sabi, marami ako niyan eh. Binabanatan niya na rin eh. Saan ba yun? Paano? Laki ng kasalanan niya. Nilaban-laban niya. Ang ending, nauwi siya sa Pilipinas. Ang ganda ng trabaho niya. Oy, JC De La Cruz, umakit ka na. Tama. Yeah. Ni Kulaong, Francis Leo Marcos.
Ha? Nakakagulat. Bagong-bagong gawa lamang. Kahapon, 450. Kahapon, natulog ako eh, kaninang madaling araw. 450 subscriber. Ngayong hapon, nung tignan ko, 467 na. Woo! Dinumog. Dinumog ng mga tanga. Biruin mo yun, napakarami. Sa loob ng 8 oras o 10 oras, 17 na subscriber ang nadagdag. Kinala mo si The Kings? Kinala mo? Ano kuya, record-breaking yun? The King, oh. Uy, may atraso kay da, may atraso yun si MPLM kay Daking. Saan ka nakakita? Oh, in the span of more than 12 hours, 10 hours, or 8 hours, nadagdagan po ng 17 subscriber ang kanyang YouTube channel. Tuntua si Mark. Ang galing mga asar eh. Sabi ko nga, eh, uy, kawawa kami dyan noon, sa totoo lang. Yung pikon na pikon ka talaga. Mapipikon ka kahit hindi ka pikon? Mapipikon ka? Facial expression niya pa lang, ang kulit eh. Tapang asar. Tingnan natin. Si The King na, si The King, papanik. Ay, akit ka na, The King, daling. Totoo ako dito eh. Halika, halika. Oh, nakausap ko yan. Laki ng atraso niya ni, ano, ni Norman Mangusin dyan. Ah, talaga? Hindi niya binayaran. Kawawa naman yung tao. Eh, sabi ko nga eh. Talagang noon, yan, sila. Mga, parang ano eh. Bakit kaya? Oh, papalik na daw si, ano, si The King. Ayun na, ayan na yung ano ka mo, ayan na yung hagdan ato na. Pero in fairness ha, ang pangit ng katawan ni Norman, no? Oy! Eto na nga, yan yung naligo siya dyan, dyan siya nabuko. Kasi nga, may mga lumabas siya mga litrato na ano, na tantad ng bala. Ang istorya naman nun, yung ano, yung... Pulidap. Hindi, ang nangyari no, ay oo, na-dispalko niya yung ano, na-dispalko niya yung pera nung mayor. Ngayon, naubos niya sa kasino. Parang yung kaibigan mo. Ganon, di ba? Diba? Naubos sa kasino. Pero ang ginawa niya, no choice, kailangan na ano niya, ma-justify niya na kung, oo, kung saan napunta. Eh wala siyang iba naisip. Eh nasa NLEX sila. Nasa NLEX sila, naisip niya, dito, ano, picture-picture mo ko, naglagay ng ambush. Mga ketchup. Damit, ambush. Di, ngayon, pinicturean. Ipinadala naman ngayon doon sa, marami rin siya kasing ano eh, mga inaalaga ang mga media. Di ba? Mga media. O, edi, hin-headline ngayon sa, ano, sa, ako, eh, ang dami ko noon eh. Baka na balitaan ko yun. Diyaryo, ganyan, nasa diyaryo siya. May diyaryo pa nga ako noon eh. O, nung may diyaryo pa talaga na inambos siya. Eh, yun, pinaniwala niya yung mayor, pero ang ending, hindi rin naniwala. Kasi nga, eto, tignan mo. May minsan may benda dito sa kaliwa, may benda sa kanan, may sa balikat, may sa tiyan. Paiba-iba ng location. Lumilipat pala yung tama ng bala. Eh, lumilipat. Kaya ang mga ano, ang mga yung mayor hindi naniwala. Ang ending ganito, di na-discover ng mayor. Ah, ito ang galing, di ba? Ang galing niyan. Na-discover ng mayor na ano lang 'yon, na moro-moro lang yung ambush. Ginawa niya. Ang ginawa niya. Eh, binaliktad. Oh, inano siya, blackmail. Sige, habulin mo ko, pero sasabihin ko yung anak mo yung nagpa-ambush. Eh, masisira yung mayor. Diba? Ang galing niya mag-blackmail. Mag-blackmail? Oo. Kasi nabalita na eh. Pumutok na eh. Kumbaga, may investigation na nangyayari kuno. Diba? Oo. Ganun yung ano. Ganun yung ginagawa niya ni Kulaong. Pero yun mo yun, yung ano ka na? Ito ano? Na si The King. Ito na, ito na. Yun! Boss. Magandang gabi. Bati ka muna. Wala kang boses.
Uy, sa mga hindi nakakakilala dito ha, ito si Romy Diaz. Oo, ito 'yon. Oo. Magaling 'to. Boss, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Misan nga ah, mag pagka sa birthday ko, sa dibo ko, punta ka nga. Siguro naman ni oo, magbabayad naman ako. Hindi pwedeng walang bayad. Sa akin yung feedback? Sa akin ba yung feedback? Wala, hindi namin naririnig dito. Ewan ko kay Koy kung naririnig niya. Wala. Boss, naririnig ba ako? Oo, naririnig ka namin. Naririnig ka namin. Okay. Wait lang, Boss Mike. Ako may ako muna yung magpapaalam sa inyo ha. At Boss, I love you. Sorry ha. Merry Christmas. Yeah, yeah. Oh, okay na lang 'yon. Alam niyo 'yung mga ganun, normal lang 'yan ang nangyayari. Ang ending niya tayo pa rin magkakasama. At least nagkausap tayong dalawa. Diba? Okay na 'yon. Okay na 'yon. Wala na 'yan. Papagupit na ulit ako sa 360 Salon doon sa Monumento. Bye. Baka mamaya magpagupit si Kulaong doon, ha. Oh. Ay, magsusuntukan na lang kami doon. Paalo ko sa kanya lahat. Wadampot ko, babayaran ko na lang. Eh, ang pangit pa naman ng gupit niya, pang kantong gupit lang, pang yung mga tagbe 20 pesos lang. Na, diba? Piluka ata yun? Piluka ba yun? Totoo ang buhok niya? Hindi, totoo yun, totoo. Kaya lang yung gupit niya, iba talaga. Pang sa kanya lang. Pang sa kanya lang. Baba na ako, Boss Mike. Merry Christmas. Sige. Saking! Oh, si Idol! Oh, ito, i-interview ko to si The King. Oh, kasi ito, dati rin tong kay FLM eh. Yan, JC, umakit ka na. Oh, naririnig kita. Ako? Clear. Oh. Teka muna. Eh, di ba, ano, ewan ko kung chismis lang yun na may utang pa sa'yo si, ano, si Kulaong, si Norman Mangusin. Ay, FLM pala, malaki FLM. Malaki utang sa akin, hype na yun. Bakit? Bakit? Paano, okay lang ano, yun. Paano? Diba, kasi nga, diba, kasi, alam mo yung pinagtrabaho niya ako, hindi niya ako binayara. Hmm. Ang masakit kasi doon, yung alam mo yung maraming nagagalit sa akin kasi sinasamba nila sa Kulaong. Hmm. Parang... Game. Let me... Eh. Baka sa ano mo, dalawa device mo? Isa lang? Isa lang. Ah, baka sa ano mo, sa... Pinatungan mo o ano? Wala ka bang ano, yeah. Headset? Teka, headset ba? Kaya ako headset. Wait lang. Masarap na kwentuhan to eh, wait lang. Ginising ako ni JC. Ito, play natin muna to habang wala ka pa. Makmak, anong bagong white ni Kulaong? Francis Leo Marcos. Ah, nakakagulat. Bagong gawa lamang. Kahapon, 450. Kahapon, nung natulog ako, kaninang madaling araw, 450 subscriber. Ngayong hapon, nung tignan ko, 467 na. Woo! Dinumog! Naku, dinumog ng mga tanga. Biruin mo yun, napakarami. Sa loob ng 8 oras o 10 oras, 17 na subscriber ang nadagdag. Amo! Ano po yan? Record-breaking yan. Ang Guinness Book of World Records yan. Saan ka nakakita? In the span of more than 12 hours, 10 hours, or 8 hours, nadagdagan po ng 17 subscriber ang kanyang YouTube channel. Ang galing mag-asal rito si Makmak eh. Ayun boss, paano nangyari na nagkaroon ng utang? Boss, The King. May problema yata sa audio ni ano.
ni The King. Ay, sa mga hindi nakakaalam, ito si The King, no? Panoorin nyo, ito yung si ano, Romy Diaz. Oo, yan yon. Ha? Yan yung mapapanood nyo na ano, ginagaya si Romy Diaz. O, pero effect, ha? Tsaka magaling din to sa kanta. Nawala. Oo, nawala. Akyat ka ulit. Ito yung hagdan. Ayusin mo muna yung audio mo. Yan. Eh, baka kailangan mo lang umakyat ulit. O, pagka hindi naakyat mga boss, edi magpapaalam na tayo. Marami pa namang araw, di ba? Eto na. Ah, parang mahina yung kanyang ano eh. Yan. Okay na? Yan. Okay na? Naririnig mo na ako? Yon. Yon. Okay na? Ayun na yata ang net ko. Okay na? Okay na, okay na. The King. Romeo. Hello? Diaz. Romeo Diaz. Yan, okay na. Narinig kita. Narinig wait kita. Lang, wait lang. Ano ko lang ako eh. Oh, sige. Oh, yun. Naalala ko yan. Si Romeo Diaz. Oh, nagpunta si The King sa ano? Sa bahay ni Kulaong. Oo nga, no, no? Oh, nawala na si JC. Loko-loko talaga to si JC. Mahina siguro signal. Yan. Okay na. Yan. Oh, oh, maganda gabi sa lahat. Ginising ako ni JC. May ano daw eh. Na nahanap bro ako brad eh. Siyempre, oh, ginising ka eh. Eh, misa na. Bukas pag may time ka kasi magkikita-kita kami, eh punta ka. Layo, Quezon province ako eh. Ayun, layo. Oo. Pero kung makikipag na... Pero kung makikipagkita ka... sa inyo si Kulaong, luluwasin ko yan, hype na yan. Eh bakit naman parang galit na galit ka? Dahil sira ulo yun. Marami siyang ano, marami siyang maraming ginawa sa akin na kalokohan niya. Ande, alam mo nung araw nga, di ba sinasabi ko, idol pa nga tao ko dyan eh. Mm. Eh, ginawa niya, pinagtrabaho niya ako. Doon niya ako binayaran. Pagkatapos, siniraan ako. Ang, okay lang hindi ako nabayaran ng pere. Ang mabigat lang kasi loob ko, yung maraming nagalit sa akin na followers niya nung araw. Diba? Ganyan sila, no? Di, ganyan oo talaga sila. Oo, tapos eh, siyempre, kampi-kampi sila. Tapos nung malaman nila, nabudol talaga. Siyempre, mga humingi ng pasensya, ako tanggap ko lang yun. Okay. Kasi sabi ko nga, wala kayong kasalanan, naniwala lang kayo sa multo. Ang multo. Ang pangit na multo. Nakakita ka na ba ng multong itim? Di ba may multo, ang multo puti? Oh. Multo puti. Multong itim yun. Hindi, paano yun yung pagtatrabaho? Anong trabaho yung pinagawa sa'yo? Na ano yung kasunduan ninyo? Hindi, kasi ganito yan. So, in-offer niya sa akin. Sabi niya, nagla-live ka pala. Oh, boss. Hindi, ano na lang, magtrabaho ka sa akin. Magla-live ka ng alas 10 ng gabi. Hanggang alas 2 ng madaling araw para ma-entertain lang yung tao. Tapos, magpasaya ka doon. Pucha, araw-araw, apat na, tatlong bot kalahati. Nagsimula yun, ano eh? November, wait lang ha, November 3, ah, November 7. Tandang-tanda ako yun. November 7 ako nag-start. Tapos, February 7 na, nakapag-birthday na ako. Pucha, wala pa rin binibigay sa akin sahod. Tapos, ginuman ako ng issue ni Nayama noon. Na nagseselos daw sa akin yung asawa, wag na daw ako umakyat, wag na daw ako umasa na babayaran ako kasi may mga hinuhututan daw ako ng mga nanay-nanay. Putangan ako, ano-ano pinagsasasabi. Ang hirap talaga. Ang mahirap lang kasi nung dumipensa, nung panahon na yon, ang mahirap ako dumipensa sa sarili mo kasi maraming naniniwala sa kanya. Pag nagalit sila sa isang tao, galit lahat sila. Kuyog, no? Kuyog yun. Kasi pinagpasadyok ko na lang ang kaluluwa nila na matauhan sila pagdating ng araw. O dumating nga talaga yung araw na yun na talagang, kita mo, after a week,
yung napakaraming vloggers na nag-walk out, na kumalas. Kumalas. Yun. Yun na naging sign ko na magsalita na, na malakas na talaga loob ko magsalita kasi parang marami nang nanilinawan. Oo. Pudol talaga. Di, actually yung ano, alam mo yung sinasabi niya sa akin na, di, magpasaya ka dyan. Pag nagpasaya ka, marami magpapalipad dyan. Marami magdudunate dyan. Pupunta, naka-ano pa ako, makakanta pa ako noon, naka-Romy Diaz pa ako. So talaga na makita ko, marami nagpapalipad. Marami lumilipad noon. Yung pulang hinahanap niya, andun lahat yun. Yung pula. Oh, tapos nakaipon kami minsan ng ano, nung tandaan nyo nung lumubog ang ano, Isabela. Isabela, noon. Nakapag-fundraising kami ng mga nasa 8 million yung total. In one month yun, ha? 8 million? Tapos, 8 yun. Tapos, grabe. Pumunta kami ng Isabela, kasama na sina Res Cortez, sina JC, sina Levi Ignacio. Doon lahat kami, pinapunta ako eh. Pinaluwas pa ako ng Manila eh. Kutya, pagdating doon, binagmamasdan ko yung ano. Wala pa dito ng ano, walang 1,000 tong bigas na to. Ako, siguro mga 400, 600 lang yun. Tapos sa mga vlog, gusto niya palabasin, 1,000-1,000 bigas. Nakaramdam na ako noon. Tapos di pa, hindi kami binayaran noon. Ewan ko sina Levi Ignacio, sina Res Cortez. Siguro, binayaran talaga yung mga yun. Puta, Isabela yon. Nangitim ng pit ko kaupo sa layo ng biyahe. Okay lang yung tao na yan. Ang layo na. By land lang kayo? Sasakyan? Kotse? Sasakyan lang kami. Ang layo. Tanong mo kay JC kung ilang oras yung biyahe namin. Puta, nakala ko nga, noon eh. Parang ang Itbulaga doon, alas 4 na nag-i-start sa layo eh. Layo talaga. Tapos manggagaling ka pang Quezon. Oo, galing pa akong Quezon. Grabe layo ng biyahe mo. Isang followers siya na taga rito sa amin, kababayan ko. Nagmagandang loob na mapapunta ako doon sa Maynila. Tapos yun, puta, nung nagkakasiraan na, galit na galit sa akin, wala daw ako utang na loob kasi inag-offer na nga daw siya ng sasakyan sa akin doon. Hindi ko ito na utang na loob. Sabi ko, putang inang yan eh. Napahamak pa nga ako doon eh. hindi ko naman sila masisi kasi naniniwala talaga sila kay Kulaong. Grabe nun. Grabe. Grabe talaga nun. Halos sinasamba ng tao yan. Alam mo, masakit sa akin. Dumaan sa akin. First time ko naranas yung dumaan yung Paskot bagong taon. Wala akong mailagay sa lamesa ko kasi nga ang inasahan ko yung sasahurin ko. Wala akong iba naging trabaho. Talagang binuhos mo yung oras mo dun eh, di ba? Kasi pandemic, wala naman tayong mga event nun eh. Di ba? Oo, tsaka ano yun. Araw-araw talaga. Wala akong ibang hanap buhay nun. Kasi ang inaasahan ko lang siya. Ganda na putol ang kuryente ko. Dumaan talaga yung Pasko bagong taon. First time nangyari, mangiyak-ngiyak talaga ako. Wala akong maihain man sila sa lamesa ng mga anak ko. Nagpatay na lang ako ng ilaw. Yung mga ganon, yung time na yon. Kasi nga, nung naniningil na ako, sabi sa akin, hindi, mag-ano na, sa January ka na, bibigay na yung buo. Mucha hirap magsaya ng time na yun. Pero, naibigay ba? Hindi na? Wala. Eh, di abono ka pa. Oo, hindi, wala akong abono, wala man siyang ano eh. Ang nangyari kasi dyan, may mga mababait na followers na natauhan, maraming tumulong sa akin talaga. Di man malalaki, pero inaano ko talaga malaking bagay yung mga ginawa nila sa akin. Kasi kahit pa paano, nakabayad ako ng utang dito sa tindahan dito. Wala ako pang bayad. Okay. Pre, merong feedback sa iyo ha. Si JC nandito na eh. Ang dilim eh. Ayaw magpakita ng mukha eh. At tapos, ano nangyari? So, yun nga. Umuutang-utang ako dito sa tindahan ko. So, yun. Eh, si JC, tinulungan ako na. Binulong ako doon sa mga nanay-nanay eh. Ah. Eh di, awa ng Diyos.
parang binigyan ako ng isang buwan sweldo eh. Mabait yan si JC. Ano yan eh, kumpare ko yan eh. Eh, mabait yan. mabait yan. Nalilimutan na ako niya pagka shut-up na siya eh. Nawala, kaya sina JC makatira-tira dito yung mga yan. Pumupunta lahat dito sa bahay. Dito lahat na vlogger nun, kompleto na, pumupunta sila dito sa bahay, binibisita ko. Sina Makmak. Kasi, nung mag-walk out talaga lahat yung mga yan, parang naramdaman ko nun na ito na yung pinagdasal ko na, sana matauhan din sila. Sana, ayoko nang maranasan nila yung ginawa sa akin. Pero ang pinalangin ko nun talaga, sana matauhan sila, malaman nila lahat ng totoo. Tapos, sumabog na ngayon. Ayun, kaya sila, nung magkakampi-kampi na ulit, pumupunta sila dito sa bahay. Tapos lalong pinag-inita niya si JC kasi nakikita pumupunta dito sa bahay sa Hacienda de la Vega. Ang tagal ko bago naka-recover talaga kasi sabi ko nga yung pera madali eh. Pero yung mga narinig ko doon sa mga followers, yung masasakit na salita, parang ang hirap lunukin. Alam mo yung sasabihan ako na, eh sira ulo ko palang tanga ka eh. Tinulungan ka na nga nung araw, tapos kayo maniningil ka. Hindi naman nila alam yung naging usapan namin ni Kulao na magtatrabaho ko sa kanya. Siyempre, magkano na lang ba yung 20,000 na 20,000 monthly? Ay, oo. Ano yun? Sana yun, boss. Hindi sa pag-ano ha, sana ipasok kong pera sa kanya sa pagpapasaya. Oo. Grabe yun. At saka nagtrabaho ako ng buong puso sa kanya kasi idol ko nga siyang hayop siya eh. Oo, idol ko siya eh. Sa pagpapasaya. Ginawa ko ng buong puso. Napapanood namin yun nung nandoon ka. Kahit nagbumukha-mukha akong tanga-tanga doon, okay lang kasi masaya. Nakikita ko nagtumutulong sila. Mga ganon. Ang masakit lang talaga doon yung dumating na yung time na kinikick out ako nung nakakaramdam na sila na medyo panay na ang paniningil ko. Eh, sino hindi maniningil nung wala kami makain, pamilya. Eh, syempre, ang hirap ko naman ng oras. Alam ka naman na thank you yun, di ba? Yan, at saka, alam mo, may usapan talaga kami. Talaga, ikinausap niya ako. Ano yan eh, pag naka-live kami, pinipid pa niya ako ng sasabihin ko at gagawin ko eh para, hindi, ganito gagawin mo, mag-costume ka, magpasaya ka, kumanta ka. PPM niya ako. So, gagawin ko naman yun. Yung liparan yung mga kulay. Sa akin, bala mo lang. Kung magkano pumasok sa kanya, okay lang yun kasi alam ko, nagtatrabaho ko. Talagang ginawa ko yung trabaho ko. Ginawa ko yung trabaho ko, minahal ko siyang king ina niya. Yung ganun. So, ang tagal ko bago naka-recover. Matagal ka rin doon, ha? Matagal ka rin doon, ha? Di ba? Na, ano, na nandoon sa... Apat na buwan. Isipin mo yon. Apat na buwan, wala akong trabaho kundi magpasaya sa kanya. Araw-araw, eh, no? Halos. Oo, araw-araw yun. Hindi, matindi nito. Nung unang usapan namin, 10 p.m. to 2 a.m. Ang nangyari ng mga sumunod na buwan, tuwing may live si Yama, kailangan andun ako. Eh, ang takaw nila sa live. Halos 22 hours a day. Eh, di andun ako, 22 hours. Kulang na lang, naliligo ako, naka-live ako eh. Grabe na po mga yan. Saklap ng dinanas ko dyan. Sobra. Hindi ko talaga makalimutan yan. Alastik. Pinagpasa Diyos ko na nga lang eh. Kilala mo ba si Boss Alpha nandi dito? Si Boss Alpha? Alpha Romeo. Oo naman. Boss. Oo. Ah, ayan. Eh, lahat ng sinabi, hindi ako may make kasi gusto ko lang marinig, siyempre. Na, naunawaan ko si Boss Romy. Mabait na tao yan. Oo, mabait na tao yan. Totoo lahat ng sinabi mo. Namiss ko yung boses mo. Kamis kong boses yan. Pero ano, nung makarecover ako, parang... Kamusta ka, Romy? Kamusta ang pamilya mo? So, nakarecover na ako eh. Bumalik na yung dating hanap ko. Ano ba yun? Konting artista.
Yan, nakakapag-show naman ako ngayon. Lalo ngayon, December. Masaya itong December ko, hindi na dilubyo. Yun! Yun ang maganda ron. Hindi, mabait to. Uy, sa mga kang, ano, meron ka sa aking ano, pang New Year, makabawi-bawi ako sa'yo. Yun! No, ayan, ayan. Pang Lucid Buena. Yan naman lang. Doon lumabo mata ko kay ano eh. Doon lumabo mata ko, yung gabi-gabing puyat, kaganito. Hindi, ginawa lang natin yan. Ha? Si Boss Romy yan. Lahat ng bagay. Oh, tante, talaga naman. Masaya, kahit si Boss Alfa. Lahat. Ginawa ko ng buong puso yun kasi idol ko siya ng time na yun. At pag may kumontra nun, talaga sa kanya, may marinig akong pangit, kahit ka mag-anak ko, nakakaaway ko eh. Ganun talaga nun. Kaya lang, nung ako na yung nagsusumbog, di na pag-away ako, pati kapatid ko eh. Wala akong magagawa. De, dumaan talaga sa buhay ko yung ganun. Nadaanan din wala ako yung ganun. Kaya, okay lang, inadya naman ang Diyos eh. Nakalaya na siya. Ayan lang. Gusto mo bang samahan kita? Singilin natin. Hindi na. Bayad na siya sa akin matagal na. Nakakulong na siya matagal eh. Napagbayaran. Hindi, ganito. Explain ko lang. Meron kasing, medyo mahirap ang naging sitwasyon ko eh. Kasi alam na lahat na kahit ano, kahit hindi sa community natin eh. Alam na lahat na kami dalawa ni FLM nung panahon ng pandemic, tandem kami. 'Di ba? Alam na lahat, tandem kami. Wala silang alam sa buong pangyayari. Kaya pag may nagtatanong sa akin, "Oy, kamusta na 'yung idol mo? Bakit naman nakulong 'yon?" Ang hirap magpaliwanag sa tao ng isa-isa. Lahat na makausap ko. Ultimong matataas sa tao na, "Uy, ano, kamusta kayo ni FLM? Nakakalumpa ba yung boss mo?" Parang, ang hirap mag-explain sa mga tao. Oo! Ang ginagawa ko na lang, nakakulong, maraming kaso eh. Yun na lang ang pwede kong isagot sa kanya kasi ang hirap ikwento ng one by one yung buong pangyayari. Oo. Totoo kaya, yun na lang yung sabi ko. Nakakulong kasi maraming kaso. Yun na lang. Nakikipagtalo pa yung iba. Di ba maraming tinulungan yun? Maraming ano, ikaw wala ka utang na loob. Nakita ko yung post mo, galit ka kay FLM. Alam mo yung ganun? Para, hindi ko na lang sinasagot. Kasi, sabi ko nga, yung ang Diyos na yung gumawa ng paraan na ano eh, katulad nung nag-alay sa lahat ng vlogger, nagkagulo pa nga, nagawa-yawa lahat. O, kita mo ngayon, iisa yung na-experience namin, iisa lang yung masasabi namin. Nandito si Boss David. Oh, si Ninong. Kilala mo rin to, syempre. Oo naman. Oo, lahat dyan. Naku, lahat dyan. Sabi ko nga sa'yo. Dumating yung time na, Uldo. Gustong-gusto namin kahit magyakapan lahat kami. Kaya lang dumating yung time na nagkawatak-watak. Dumating pa nga ang point na medyo nagkakasalita na hindi maganda. Kaya lang, sabi ko nga, ang maganda rito. Dumating naman yung point na iisa yung sinasabi natin. Saka sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa pagiging tama. Oo. Ay, ano lang natin na may tamang utak nun. Basta tayo, tama ang ating pag-iisip. Oo. Hindi, tayo, pinagpala pa tayo, malaya tayo. Hindi, ako sa totoo lang, tinatapos ko lang yung sinasabi ni Boss Romy. Lahat ng kanyang sinabi, nahirap, naiintindihan ko kasi siyempre, napagdaanan natin. So, lahat ng sinabi mo, Romy, lahat yan ay talagang nararamdaman namin. Dahil kami mismo, nandun kami ng mga araw, oras, na binabalasubas ka. May maaaring iisa kami doon sa mga bagay na. Dahil kilala mo ako, di ba? At alam mo naman yung pagdating sa'yo. At sabi ko, tulong lang tayo, Boss Romy, kung ano man, di ba? So, talagang hindi ko akalain talaga itong bandang huli. Napag-isip-isip ko na rin talaga lahat yan. Sabi ko nga, ako lang yung may iwan dito mahuhuli. Kasi naglabaso na sila makmak eh. Dahil yung karamihan eh, mga kaibigan ko eh, parang mga tunay na kapatid mga yun eh. Totoo lang. Yung ginawa, parang Magic 7 ba yun? Yun, nangyari. Mga kapatid ko yan, talagang diehard kami noon. Talagang one team kami niyan, one big family, one team kami niyan sa ganyan lahat.
Kaya nahirapan na nahirapan yung ngayon nga yung bumabati ko. Pero alam ko at the end of the time naman na ngayon nangyari to, masaya ako na andito pa rin tayo. Isa pa rin ang layo niya. Nung kinausap ako ni JC, sabi sa ni JC, pare, tulog ka na ba? Medyo nakahiga na ako eh. Nakalag si Mike. Napapag-usapan ka kasi may ano na, parang nabubuo na ulit ang community ng yung against FLM nga. Alam mo, nag-doubt pa rin ako eh kasi noon yung time na ano, parang ayoko na makialam, ayoko nang ano, ayoko nang tawag dito, ayoko nang maalala, ayoko nang makialam. Kaya lang, dumating talaga sa punto ko kanina. Kaya sabi ko, wait lang eh. Eh nakalabas nga pala ito, baka mambudol na naman eh. Kawawa yung mabubudol nito. Teka muna. Parang ganun. Oo, kasi ano yun siya, pumuporma na eh. Gumagawa na ulit ng hakbang eh. Oo, pumuporma. Ganyan yung, sabi ko nga, galing ako dyan, kaya alam ko yung karakas ng bituukan ito eh. Pumuporma na sabi ko, hindi ko pwedeng manahimik. Kailangan tulungan ko yung mabubutol niya, kawawa. Kawawa talaga. Dami. Dami talagang ano. Eh, noon pa man, marami na talagang binudol. Eh, kaya lang nga kasi yung iba, inayaan na lang. Oo. Marami nga lumubog eh. Di ba? Eh, si Boss David, si Boss Alpha, ikaw, di ba kayo nabudol? Ang masakit doon yung pinaniwala ko eh. Masakit mag-aminin na nabudol, di ba? Ang laki na namin, professional kami, nakapag-aral kami. Tapos lang yung mulot. Nakakaya para sa amin, sa totoo lang. Sa mga bagay na yan. Pero ganyan pa man, eh, papasalamat pa rin. Hindi naman kami perfecto at walang perfecto sa mga. Correct. Na lahat ay alam, lahat ay marunong, lahat ay matalino. Kaya ko nga, sabi ko, ako hindi ako perfecto. Nagkakamali rin ako. Tao lang. Maganda dyan. Ang maganda dyan, Sir Alpha at saka Sir Dave, tayo yung magiging gwardya ng mga taong gusto lukuhin. Aba, yun nga eh. Eh paano, yun eh, paano yung iba talagang sarado isip? Pero, yung iba, boss. Pero ang malita sarado ko, babalik daw si Alpha eh. Pahala ka na, Boss Mike. Yun ang balita eh. Boss David, baka hawak niya, ikaw yung bakita namin doon, ha? Basta sabi ni ko lang, hawak ko ang Cebu. Shout out, Mami Carmen Kimberly. Wala ko pinag-awakan mo na lahat. Nung time na nakakulong siya, pag napapanood, dumadaan sa wall ko yung mga video niya, nung araw, ah, nagagalit ako, parang galit na galit ako. Ngayon pag dumadaan, natatawa ako sa kanya. Parang inang tao na to. Alam mo na eh. Diba, alam mo na kasi yung karakas, kaya syempre natatawa oo. Ka na lang. Oo, parang kaya lang naano nga ako, na-aware nga lang talaga ako na ito pumuporma nga, tama sabi ni Sir Alpha, pumuporma. Baka ito marami na namang maloko. So kailangan tayo na naka-experience, eh tulungan natin itong iba. Hindi, siguro pinaka the best way dyan is yung supporta natin yung mga nabiktima, yung mga complainant, yung mga nagsampan ng kaso. Kasi yun lang yung nakikita kong solusyon. Yun yung magiging weakness niya. Diba? Kahit man kami sigaw niya sa SOCMED, ano man ang tibay niya, nagkasala siya sa batas, hindi niya pwedeng pagtaguan yan. Pagbabayaran niya lahat dyan. Yun yung pinaka. Dahil ako, bawal pa nga siya lumabas eh. Bawal, oo, bawal pa yan. Mm-hmm. Eh paano hindi lalabas? Paano magkakapera? Wala naman trabaho. Pero ako sa kanya, magdi-disguise ako, maglalagay akong tapaho dito. Para hindi masyadong halata. 'Di ba? Kaya kailangan eh, kailangan niya talaga ito sa kanya, no. Man, grabe. Ano yung Boss David? Hello, Edge Villamore. Ando pa si Liberen dela no eh. Marami pa rin ando yung pa. Ano eh, marami pa rin yung sumusuporta ngayon. Kaya paano yan, Boss Mike, anong gagawin mo ngayon? Hindi, kaya natin yan, Boss Mike. Kaya natin yan. Wag natin, hindi natin pwedeng sabihin sa live.
Secret. Oh, secret. Oh, secret lang. Oo, GC-GC muna tayo ngayon. Kaya lang natin muna, kaya muna natin siyang ano, pumormat magyabang uli. Kaya lang natin siya. Ayan lang. Hindi natin mahuling ano eh. Pasok pa rin sa bangayan. Eh, eh yung iba mga videos na pinapakita alam mo sa Alphard. Alam yun ang problema. Yun ang problema niya. Kasi dati kayong mga kasama niya, kaya alam na alam niyo at kabisado niyo yung ano niya. Di ba? Yung galaw niya. Pati nga speech niya, kabisado ko eh, kung saan niya kinukuha eh. Ilan tag na niya yung presidente ng Amerika, sabihin na niya kaibigan niya. Lahat ng artista, sabihin niya, ilan tag na niya. Pero sa isa lang sasabihin ko, hindi mo pwedeng pagtaguan ng bata. Pananagot mo pa rin yan. Tanda mo yan. Diba? Sumigaw ka ng sumigaw dyan. Magyabang ka na magyabang. Ibalandra mo lahat ng artista gusto mo ibalandra. Pero sabi ko sa iyo, hindi po pa rin makayang ang bata. Nabayaran na kaya rin pa kayo yung utang sa kanya. May utang na kanya si Pacquiao, yun na sabi niya. Oo, oh, malaki. Sabi lang. Pati nga si Bongo, ano rin din ng utang eh. Kwento lang yun, kasi alam natin ang kwento nun. Inaako niya kasi yung hindi kanya eh. Ano mo yun, yung inaari niya yung hindi kanya. Maituro kasi ganun kanya eh. Pati nga kapatid eh, inaari na niya eh, ng kina niya yung kapatid. Gumawa ng kapatid eh, kung talagang sabi niya kapatid niya daw yung taga-Japan. Si MCM, kilala mo po ba yan? Boss oh, baby. Yun, si MCM dati, di ba? MCM, sa na kaya sila. O, tapos ngayon, binawa niya yung, you know, si, isang supporter ni Jake Magnus na nag-ngalang Chris Weber. Ginawa niyang umuwi ng Pilipinas, pinapalitan yung anak, ginawang Amy Marcos, yung Amy. Yung taga Japan, may asawang ano, si Chris Weber yan eh, dating supporter ni Jake Magnus. Oh. Okay. Malaki ang nabuo doon, hanggang ngayon. Marami. Oh, talaga? Oh, napapalitan. Oh, kasi sabi niya kasi, yung anak ko na yan, pagpalitan mo yan para pangalan mo sa Marcos. Yung problema, hindi niya kaya magamit-gamit yung Marcos. Sasabog siya doon. Sablay siya doon. Mike, Alfa Romeo, akit mo yung sekretary ni ano, FLM. Yan ay hagdan. Kaya pagbigyan muna natin si Boss David kung anong masasabi niya rito. Kasi masarap ko. Ito maganda magkwento. Masarap ito, pakaroon ako na reunion ako eh. Baka may tutulong to si Boss David eh. Para pakaroon ko nasa reunion ako ha, December. December na New Year. Reunion time. reunion na ano, mga ano. Dati magkakasama. Hindi, masaya na. Masaya na eh. Buti hindi nyo binanatan si Boss David nung ano, nung umalis to. Sino? Si hey. Boss David? Pahapyaw. Lahat talaga, lahat. Pahapyaw. Pero... Pero natatawa ako eh. Hindi, Mac. Nung dumating ako doon, wala na si Sir David eh. Hindi, sabi ni Mac sa akin, Sir David, manata muna kita ha, pasaysa ka na. Dahil kailangan eh. Nagpapaalam din eh. Oo, nagpapaalam sila. Nung pumasok si ako doon, wala na si Sir David eh. Kaya hindi, wala ako po pwedeng ibalat po. Oo, wala na. Wala na. Si November 7. Hindi ko talaga makalimutan yung November 7 na yun. Eto si Yami. Malis na. Diyan na. Shut up! Nakabali lang sa kwentuhan eh. Kung meron bigla yung tayo. Malakas ba? Matutulog ka lang si Mike eh. Wala ang tok. Wala ang tok. The Chris Freebie! Shout out! Daddy David Alagan, Boss Al Romeo, and Boss Mike. Boss Mike! Enjoy ko itong ano na to. Itong eto ha, parang hindi ko ano eh, ni sa palaginip hindi pumasok sa isip ko to na mangyayari to. Dati pag nakikita ko siya, pag malayo pa ko eh. Oh, the king is kamusta ka na. Happy holiday. Ito, nagpapagaling.
Binayaran nyo na ba ito ba? Yama, binayaran nyo na ba sila Kings? Bayaran. Show mo na check eh. Hindi nga, totoo. Sek, kumusta na si Idol? Sek, kumusta na si Idol? Oba, Daddy, sa'yo nga pumunta yun, di ba? Si Boss Mike, alam ni Boss Mike kung nasaan. Sabi ni Papa Rich San Francisco, the Boodle Secretary, lol. Oh my God. Oh, may galit siya dito. Reunion. Hindi, nakapunta na ba ng Amerika si Kulaong? Hindi pa naman, ha, di ba? Pupunta pa lang, hindi kasi pa napunta ka na dun eh. Tsaka kapag ka inong gusto niya ikaw bumili. Hinahanap ka nga eh. Ay, hinahanap ba ako? Hinahanap si Sekretary. Busy. Busy eh. Busy sa hanap buhay. Dadag, alam mo, gustong-gusto ko yung kwento ni The Kings, ha? Hindi ko akalain na ganun pala yun. You know? Pero yun mo, pinagtrabaho ko ng pinagtrabaho, tapos ang ending, nga. Di ba? Talaga ganun. Ano, Paskong Pasko, Paskong Toyo. Imbis na Paskong Basa. Nanuyo. Eh, kadalasan na, pag Pasko, dapat basang-basa ka eh. Siyempre. Ako, sarado bahay ko eh. Baka may pumasok eh, no? Mamasko. Okay, tama ngayon. Wala ka ngayon nga, may Christmas light na ulit ako, may bilhin na ulit ako. Ibig sabihin, life must go on. Kaya na. Ewan ko dyan kay Yami. Bakit hindi ka binayaran? Dapat si Yami. Bakit ako na naman? Uy, kargador lang ako. Sekretary ka, dapat ikaw yung ano, mag-follow up ng bayad kay The Kings. Nagtrabaho ng 4 na buwan. Messenger lang yan. Wala dyan yung pondo. Ay, ganon. Hindi pala. Ang alam namin, si Yama ang humahawak ng pondo ni Kulaong. Hindi pala. Hindi. Taga-live lang ako. Hindi, humahawak ng pondo no. Si Beth. Si Beth, di ba? Si Beth. Yung nasa si ano? Si ngayon eh. Teka muna, guys. Anong balita kay Dong Batalan? Maganda buhay. Ando pa ba? Oo, siyang presidente. Ah, okay. Kawawa naman. Mo, yan ang pinakamagandang tanong mo. Anong balita? Kawawa hindi, naman. Ano, pinakamalaking bugok. Hindi kawawa si, ano, si Dong. Basta nakikinabang eh. Nakikinabang eh. Paano magiging kawawa? Kawawa siya sa taas. Dating ng araw. Pagdating ng araw, totoo yun. Kasi habang nasa kulong nga si Kulaong, si Dong Batalan, sa kanyang bumabagsak yung financial. Yung ano. So, kinukupitan na rin siguro yan bago makarating kay Kulaong. So, yun. Gamitan silang dalawa. So, yun yung nangyayari. 100% yan. Diba? Ano ba? Alpha. Anong, bakit tatagal ang isang Dong Batalan? Hindi ako maniniwala na makakakupit ka kay Boss. Negative yun. Hello? Oh, tiyong ina naman. Hindi ka nakakakupit. Hindi. Hindi ka makakakupit doon. Ibig mo sabihin, Sek, accountable talaga yan, ha? Accountable every penny, ha? Experience ko eh. Yung pinadala ko nga, hindi nakarating kay FLM eh. Ibig sabihin na, dali niya rin ako doon. Kami mga events siguro, may nakakalusot. Pero lahat yun, monitor niya lahat yun. Kasi lahat ng mga tao, pinapadala sa kanya yung resibo, pinapadala sa kanya, siya yung nakakausap mismo. So siya yung nagpa-follow up na, oh, kuhanin mo na tong ano na to, may padala si ganito, may panaganyan. Pero yung nakakalusot. May usap, kaibigan ko yan, si Dong Batalan. O, BFF mo ko. Kasi wala kang alam. May alam ako. Kaya yes. Sabi ko sa'yo, 100%. Hindi alam ni Kulaong. Kaya nga gamitan silang dalawa eh. Yun ang point ko. Ganun na lang talaga yan. Maggagamitan sila. Oo, gamitan. Hindi ngayon, lumabas na ngayon. Hindi, mahirapan ngayon si Batalan na makakuha. Kasi papasok, mamomonitor niya. Centralized ngayon yan eh.
Kaya siya kadir, yung arte niya, yung arte niya, di ba, kaila Daddy David, sa lahat ng mga supporters sa'yo, yung sa iba pa ng mga supporters na umalis, na yung pinapipili niya, lagi, mag-resign na ako. Ngayon niya gawin yan, automatic, wala na siyang trabaho. Hindi niya pwedeng gawin niya na nasa labas, mag-aarte-arte ka sa kanya, tatanggalin ka niya. Ah, talaga? Oo. Kasi tuwan-tuwa sila na nakalaya. Kasi noon, sinabi ni Dong Batala na gusto ko na mag-resign kasi nahirapan na siya, ganun, di ba? Inaawat lang siya noon. Kailangan pa eh. Di ba? Kailangan pa. Kaya, oo, hindi pwedeng mag-resign. Oo. Oh. Hindi, maganda nun kasi pag sinabi ni Batala na ano eh, magre-resign siya, nagliliparan yung mga kulay eh. kaya may ito, gusto mag-resign. Totoo yun. Mike, okay ka lang, Mike ha? Oo, eto. Si Daddy Dance, ba kilala nyo? Para kasi nga naririnig ko to dati. Oh, may nakakain na sa malulusog na damo, nakalaya ng kabayo. Eh pero si Daddy David, dahil pag ikaw tinawagan ka at pinabalik ka, anong ano mo? Babalik ka eh, no? Hindi ako babalik. Grabe ka. Ano ba? Hindi. Ako babalik. Gusto ko nga patunayan niya yung sinabi niya paglabas niya. Huntingin niya daw ako, di ba? Sinabi niya noon. Hinahintay ko yun eh. Naka-record doon. Eh ano kasalanan mo? Bakit ka huntingin? Eh kasi nga, umalis nga ako, di ba? Dahil... Tapos eh, kilala niyo ba yung ano, yung Cristeta, yung taga Cebu? Yung alaki talaga ng ano noon. Ano kay Kulao, sa nag-sponsor talaga lahat. Pati si yung kanyang po. Coffee Francois. Yung Cristeta, yung madudol, yung nang naging katabi niya. Hindi naman lumabas siya noon dati. Pero nabudol niya na yan, Kulao na yan. Ano? Grabe. No? Grabe. Mabuhay si Kulao. kayo ba magtataka pa? Kung bakit may mga ganyan pa rin natitira, 'di ba? Eh kayo nga nadali eh. Oh, kayo nga napaniwala eh. Syempre may mga tao pa rin maniniwala sa kanya. Boss Mike, naniniwala na ako kay ano? Kanino? Naniniwala na ako ngayon kay Jack Pati. Si Jack Pati. Oh. Sabi ni Jack Pati, alam mo Sir David, may agima si Kulaong pag sinabihan niya yung taong kausap niya. Naniniwala sa kanya, nakukuha niya. Totoo. Agree ako dyan. Meron bang ganun? Totoo ba yung story, Ama? Oo, may kaibigan akong galit na galit sa kanya. Tapos kasama na niya yung kaibigan ko. Totoo. Sabi totoo yan. Agree ako dyan. Alam ni Sik Yama. Doon yung ano, yung totoo sinasabi niya na ano, kaya yung ibenta yung hawak niyang ballpen sa'yo na si Quentamil, yung hawak niyang ballpen. Kausapin ka lang niya. Kaya nga. May sa hypnotize eh. May sa hypnotatagot eh. Di kailangan, pagkakausapin kayo, mayroon ka ng batuta. Balata mo lagi sa ulo. Birahin mo na sa ulo bago ba sa magsalita yan. Bago makurasyon. Boss David, sabi ni Edra, may utang daw kung may ikaw utang daw yung ako ano sa kanya, 10 million. Oo nga, may utang nga raw akong 10 million eh. Anong grabe yun. Ay, bakit ka lang utang? Grabing gumawa si ano. Aba, hindi, yun nga hindi ko nga alam eh. Parang nanaginip si Boss Mike noon. Napanaginipan mo ba yun? Yung alin, yung utang mo? Oo, yung utang hindi ko. Hindi ko na pala ginipan yung utang mo na yan. Hindi? Hindi ako dinalaw. Oo nga, no? Hindi, matindi nito kasi hindi ano eh. Hindi ka dinalaw, pero... Oh, ano yan eh?
Mauutangan ka pero hindi mo siya mauutangan. Oh, diba yan? Ganun yun. Mauutangan ka niyan pero hindi mo siya mauutangan. Parang na, ano, na-recall ko yung kwento ni Mike, ha? Yung Mike yung check. Kaya nga na, yung 10,000. Maraming na ito sa akin dyan. Sa Kulaong Nation, ang dami talaga. Ano. Sumakit ang old. Buti nga, nakilala ko ng ano, si Boss Mike. Eh. Ninong, buti, nabasa mo yung libro ko. Nag-umpisa daw ako sa kalahati. Hindi sa nalaala ko noon. Tayo na. Eh, di, buti tinawagan mo ako noon. Di ba? Oh, kung hindi ako nakausap, eh wala, hindi mo talaga malalaman. Mananatili ka dyan kasi yun na lang yung ano eh. Yung tinanim sa isip mo, parang ang ganda na lang ba? Ang galing niya eh. Pag tinanim ang kanya ng, ano, ng paniniwala, yun na lang yun. Ang matindi kasi nito, kami ni Yama, Dad, Daddy David, ganito kasi yung ganun ang gagawin natin. Si sabi ni boss, nakakapag. Puro ganyan, parang sakit sa ulo. Ang ina, nakakatuwang pag-usapan yung katangahan natin noon eh, no? Kaya mag-e-enjoy ka eh, bro. Bakmen eh. De, ito, alam mo yung alam. Ito, wala alam mo ito, alam dito. Ito, ito, wala kayong alam dito. Alam mo ito, ah. Sige, sige, pare, pare. Sige, unahin muna. Sige, diretso. Alam mo yung usapan natin na ano? Yung magsyota na nag-break up. Sa una masakit. Pag tumagal, pinagtatawanan mo na lang. Oo, oh, ganun lang. Ay, ito na nakakatawa. Ito na nakakatawa. Ito alam din yata ni... Buti nagkasama-sama tayo dito sa... Naalala mo po siya, Ami, yung bang... may plano nang itatakas na natin. Itatakas ka na ito. sa Malaysia ko palalabasin to, diretso ng China, tapos diretso ng Brazil, ang putya talaga. Kung nagkataon pa lang, ako pa ako sisi ng taong bayan dito. Kalimutan si Makma. Ito to yan. Mauuna ka. Lama, punta ka na kay Makma, ayusin mo na yung ano. Doon tayo magkita-kita kung nakalabas na. Hindi, totoo yan, totoo yan. May plano na talagang ganyan. That's a part of the plan. Sabi nga sa inyo, wala kayong kaalaman. E ako lang naman nasabi to, ito yung mga minsan na nagawa namin na para sa isang tao na alam namin tama. Yan yung talagang gagawin namin ang lahat para makalaya. Yun yung part. Yun yung nabuo sa aming isip at ng time na yan. Totoo. So, maraming magugulat. Marami talagang magugulat sa nangyari. Kaya siguro, sabi ko nga eh, tao lang kami nagkakamali. Pero salamat pa rin sa Diyos at hindi natuloy yan. Yun. Kilala niyo ba si Goryo? Ito, nandito eh. Hindi na. Namura ako dyan ng lintik. Uy, wait lang. Direk, di ba okay na kayo ulit? Legit ba yan? Di ba okay na po kayo? Kasi ikaw yung gumawa ng... di ba okay na kayo? Ayan o. May sinasabi si Yama, o. Pasinungalingan mo! Tres Rosas. Hindi, alam ko okay na sila eh. Kasi nagpunta yan dun sa, ano, yung sa Las Piñas, yung bahay doon. Siya yung gumawa ng commercial. Ano yun? Sa... Tuloy pa rin ba yun? Hindi yung signatory, dear. Yung ano, yung senado. Siya yung gumawa nun. Oh, yung commercial sa AB. Si Direk. Pare mo, Direk, tawagan ka. Ang galing, Direk. Hanga ako sa, ano, sa ginawa mo. Hindi the right person yan eh. Ah, ikaw nga, delikado. Kawawa ang mga ating kababayan pag nangyari. Ilang million. Hindi, ako, sa totoo, binandera namin sa EDSA. Experience lang natin yan, Papa Rich. Binandera ko sa EDSA, sa Cebu, sa Tacloban, sa Abra. Inikot ko namin talaga. Para ibandera yung kanyang mukha. Sa Pampanga. So, sabi ko nga sa inyo, tao lang talaga. Tao. Pero never kaming nakakuha man lang ng isang pasasalamat
Diba? Wala eh. Wala din sa kanyang pagkatao. Bakit? Inutusan ba kayo para gawin yon? Diba kusang loob nyo yon? Yun, so ba? Nakakantay ng pasasalamat? Hindi na lang sa akin. Para sa mga tao na lang. Para sa mga magkaroon. Wala siyang conscience. Wala siya lang. Di mo wala pa. Ingat ka, nandiyan ka si Sek. Binabalata ka na ni Sek ngayon, ha? Wala. Direct Goryo. Shout out. Di maganda to, paketin natin si Direk eh. Kung pwede ka sana makausap. Pero kung medyo okay na kayo, eh okay lang. Hindi makiyak. Makasira. Hindi, pwede kang mag-aayos yan. Siyempre, director yan eh. Ba? Diba? Lalo na, gagawin na yung movie, i-ano na, o malay mo, isama pa sa team si Direk. Diba? Eh, siya may hawak yung mga eh. Hindi, baka naman yung pagkikita nila. Eh, ano lang yun, bilang isang pasasalamat lang. O, diba? Yun yung ano sa akin. Bilang... Hindi, nakita ko, narinig ko yung usapan eh. Andun ako nun, Brad. Wala man naman si Kulaong eh. Kung makipagsalita yan, parang kala mo. Oh, ituloy na natin yung ating movie. Diba? Parang na, oh, si ano, si Bongbong Marcos, may utang yan. Umuutang si Imelda. Parang, hindi, si, diba? Si ano lang eh. Si Senator Pacquiao lang eh. Kasi mismo si ano, Pacquiao team to si Mami Laila Collins eh. Pero yung 10 million, ikaw daw, sabi kasi niya, diba, sabi niya sa live, yung 10 million, ikaw daw nagbitbit sa bahay niya. Ah, sa edit lang ni Daddy David yun. Yung 10 million. Diba? Ako pa na pagkita na nag-edit. Inutos lang ni Daddy din yung video. Pero hindi, kasi yun nga. Ano yun eh? Si JC De La Cruz. Yun yung pinaniwala niya sa taong. Malita ko, may bagong kanta daw gagawin. Na? Ako ko ang tatanungin, hindi ko na pinag si ano sana maganda nga asset ni alam niyo ba maganda ang asset sana ni ano. Magandang asset ni Kulaong sana si The Kings at saka si Yama. Ay hindi na tayo po. Tatay David, sabi ko nga, di na, alam mo tayo, kung hindi ka natin na laman yung totoong pagkatao niya, yung pina-experience niya sa atin, yung ginawa niya, baka pwede pa tayong mabalik. Pero nakita na natin yung buod eh. Diba? Nakita na natin yung buong pagkatao niya. Diba? Kumbaga hindi nabebenta sa atin yan. Puta, minsan ka nang napaikot, minsan ka nang nabudol eh. Papabudol ka pa ulit. Sinabi. Diba? Hindi naman tayo ano, hindi naman tayo hayok sa fame. Pero, hindi naman tayo hayok na makilala buong mundo eh. Milyonaryo nga, hindi siya kinikilala eh. Yung masabihan ka lang, hindi mo kilala. Hindi, ito yung tanong dito. Sige. Itong ano dito, no? Ikaw halimbawa, first time na dali ka na. Nagbago ka. Tapos third, second time, babalik ka uli na magusto mo uling madali. Yun yung point dun eh. Anong logic kasi dun na nadali ka na, uulitin mo pa uli. Diba? So anong meron pag double ka na? Oo, double kata eh. Double ano eh. Oh. Bob, nadali ka na at the second time, papadali ka uli. So anong logic dun? Anong isip na meron ka nun? Wow, isipin mo na lang yung pamilya mo, yung ibibigay mo kay Kulao, ibibigay mo sa anak mo, pamilya mo. Hmm. At saka double katangahan na yung pag nangyari yun. At least, ako, isang beses lang, eh, huwag na mapapangalawa, napakapangit na sa pagkatao mo yun. Napakapangit na sa pagkatao mo yun, hindi mo na nirespeto. Pagkatao. Inyo ba alam, pinagtatawanan tayo ni pinagtatawanan tayo ni Boss Mike. Dahil. Hindi kasi. Hindi, ang labang kasi ni Boss Mike. Alam niya eh. Alam niya. Hindi, nauna siya eh.
Kumbaga relative siya doon eh. Alam niya yung isang pamilya. Sa relative ko pala yun? Hindi ko lang nalaman ha. Di, ibig sabihin, nandun siya sa loob ng isang bahay. Kaya alam niya lahat yung nangyayari. Tayo kasi outside tayo doon eh. So, meron siyang alam na hindi natin alam. Diba? Meron ka rin alam na hindi namin alam. Kaya ang advantage ni Mike doon, malaki. Talagang alam niya lahat. Yun nga lang, hindi natin pinagkatiwalaan. Diba? Napuko ko tayo sa isang... Kalaban nga natin yan noon. Naaway ako ni Yama dati. Oo. Pero ngayon, dumadagsa pa uli yung mga naloloko niya. Kita, hindi pa naman sila naloloko, Tay. Hindi pa sila naloloko. Kumbaga level 1 pa lang yan. May mga upload kasi ngayong video eh. 4 pa na yung upload nila ng video eh. Akala ng tao. Ngayon lang yon eh. Doon pa yung iba eh. Oo. Matagal na. Yung ibang video noon pa, di ba? Bago lang, oh. Hindi, puro bago yata. Para yung bomba nila, luma at bago, binobomba nila social, ang Facebook, saka YouTube, binobomba nila. Kasi kailangan yung umingi. Oo. Strategy. Yung ano, yung video niya na, ano, na... Ang naman niya kasi eh, sa 2020. Yung video niya na nandoon siya sa bahay ulit, yung nandoon yung, ano ba yun? Yung expedition niya na nililinis yata yun. Tsaka yung Bentley. Ano ba yung sasakyan? Luma na yun eh. Mga Mustang, oh. Ah, bakit ina-upload pa rin ba yun? Oo. Upload kanina yun. Props. Oo. Pang-agaw, ano. Tama. Yung pamalengke niya, sinasabi niya pamalengke? Strategy, Brad. Palo ko sa mukha niya pamalingka dyan eh. Sige, palo mo na. Sige. Sabi ni Papa Rich, 49ers, di ko lang maintindihan, paano nyo di makita na fraud si Kulaong? Itsura pa lang kaduda-duda, mayaman mo kung magsasaka. Huwag mo na maliit ng mga magsasaka dahil maraming magsasakang mayayaman. Uy, huwag ka. Gwapong-gwapo si Yama dyan nun. Oo. Kasi nga, Richard Gomez. Ako nga, kilit-kilit eh. Oo, diba? The Kings nga eh. Kilig na kilig kalalaking tao. All that handsome, ha? Ang taas na standard ko sa tao, ha? All that handsome. Yung kala mo yung kapre na lumabas sa ano? Nakinanasin, man. Talaga yun. Hindi, totoo yun. Sabi nga nila, pag in-idol mo isang tao, uta, ang pogi-pogi, ang ganda-ganda. Pag in-idol mo siya, talaga wala kang makikita kapintasan. Pero pag nalaman mo na yung totoo, ito masusunod. Okay. Vice Mayor na po ngayon yun, ha? To burn. Wala yun. Script lang din yun. Naghingi lang ng ano yun na kunyari mag-jowa sila tapos kunyari magbababa sila naka-holding hands para lang alam mo yun, pakulo lang. Ganun lang. Scripted yun. Sa Kiyama, nabayaran na ba yung manok? Nabayaran na ba yung manok? Hindi pa bayad yung manok. Manok? Yung tilapia. Sa Kiyama, yung tilapia. Ang minog yung po katanungin. Bayad nyo na ba yun? Hindaya pa yun. Hindaya pa yun. Tangi na pati hindaya pa yun. Alam nyo ba yung kwento? Ay, meron ba kaya pa yun? Meron ba? Hindi ko alam yun, ha? Uy, bayad naman yun. Grabe naman kayo. Pati ba naman daya pa yun? Lumutang na sa ilog Pasig yun. Asan nga pala si Kabis eh? Hindi ko alam. Grabe, ayan, grabe. Baka bumalik yan. Napaniwala niya ngayon anak na ano, ni Senator Rebirlia, ano, ni Bongbong Rebirlia.
Diba eh? Ikaw nga, David Ilaga na paniwala eh. Rebilla pa kaya? Ang masakit dito, dalawang dahil ilagan tanga, pa. Oh, tanga. Bro, mo, dalawang ilagan kayo ni Alpa? Oh. Hindi kayo nakilag? Hindi nga? Oo. Balikan niyo kung sino yung pinanato ni Sir David. Yes. Pero dalawa kayong ilagan, hindi nga ilag. Tapos ako naman, gantyan yan. Pinapanayan ko yung pagiging kanji, eh. Ang tanga! Tanga! Diba? Makindi, Yaman, natatanda mo na nagpunta, Yaman, natatanda mo na nagpunta tayo sa ano? Kaya sa Bella? Doon na, nabigay tayo ng bigas? Tapos, tapos may katabing mga ano, may mga katabing ukay, may mga katabing damit. So, pinamimigay din namin. Sabi ni Kulaong, pati mga damit na yan, mga pinagluma ko yung iba yan, pamigay nyo na. Sino ba kanya? Sinama mo pa? Sabi niya, mga pinagluma ko yan, pamigay nyo na. Sino ba kanya yun? Wala ka ng tinima. Uy, di ba meron kayo nadaan ng resort? Grabe yung biyahe nun ah. Nangitim ang pet ko noon, no? Ay, Romy, Romy. Ano ba sa JC? Romy. Oh, yan si Romy. Naalala mo sa labang? Oo. Naalala mo sa labang? Yung bigas na ipinabigay ko doon, inilipat sa sasakyan. Yan ni Dong Batalan. Naalala mo yung fortune na... Oo. Alam mo yan? Oo. bago yung bigas na yon na ibinigay ko, binigyan ko pa si Dong Batalan ng 20,000 yun. Magkausap tayo nun eh. Di ba? Si Romy Diaz ko. Di, actually, si Sir Alpa yung nag-sponsor na sa sakay ako papunta doon kasi nga sabi ko baka hindi ako makapunta. Ikaw pa nga nagbigyan ako. Tayo pa naging masama nun eh. Pero yung bigas, napunta kay Dong Batalan yun. Yung bigas na yun. Inilipat oh, sa sakay niya. Yun. May pagdaraan daw yun. Hindi po kung saan na bang? May pagdaraan daw siya eh. Oo. Diba? Ayan si Romy Diaz ha. Saksi ko yan. Alala ko yun eh. Ay nako. Ganun talaga. Ang tanga. Aming sanda. Tanong nyo lahat ng humanitarian na yan. Alam ko lang dyan. Pati ukay nung may ukay, kanya raw yun. Uy, grabe naman to. Takina pati yung ukay. Dinamay mo pa. Wala kang pinalagpas. Kasi nakasama sa video ko kasi. Nakasama sa video ko. Sabi niya, o, tinan mo si Dakis, pati mga damit kong luma, pinamigay na niya. Hindi ko lang masabi. Nakatabi lang ng bigas natin yun, kaya ako yung nangagin. Kasi hindi rito pinanato si Sir David. Si Gatchal. Oo, nabrat ko yun. Pati si Gatchal niya pinanato ni Sir David eh. Pati, pati si ano, si Erwin Tulpo. Oo. Pwede ba? Eh, nabudol nga ako sa natin. Si Idol. Idol. Ano sa nato si ano? Si, yung taga-America na si ano, taga-California si Freedom USA. Gusto na kaya yun? Yung malaki din ang yung bagong kay Kula. 1,000% emotional damage. Oh. Nawala sa circulation yun, no? Si, ano, Ice Freedom. Tangina, binanatan mo ba naman, eh? Sinabi mo, sige nga, patunayan mo, nasa kanya talaga yung farm na yan. Bla, 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 bla. Tsaka yung, ano, yung winery. Tsaka yung mga yate. Sabi ni, ano, sabi ni Sister Miyaka Mosuela, dadating talaga ang araw na tatawanan mo na lang talaga ang katangahan mo! Correct. Tama ka dyan, sis. Mabuhay kayo. UTW.
Hindi, magsyota lang yun. Unfair dito. Unfair naman sila, Mike, kasi alam naman na yung katotohanan, hindi man lang tinembre sa atin. Paano na tayo makikinig sa kanila? Mami, eh, may boss si tayo nun. May low decades tayo. Kasama namin sa FLM yan eh. Si Sino? Si Edge Villamor, si Mami Carmen, si Mami Carmen Kimberly, tsaka si Edge Villamor. Mga katropa ko. Pero maaga nagising yung mga yan eh. Maaga nagising yung mga yan eh. Ay, nung nagising na ako. Ang now na yata si Sir David eh. Sumunod si Donna, di ba? Oo, oh, yung pinakauna. Unang-una. Kasi mag-usap kami ni... Nung mag-usap kami ni Kulaong, pinipilit niya akong kapatid niya si MCM. Palapasin natin ganun talaga yun. Kailangan yun. Ang daming kulay. Ito naman si MCM eh. Kumagat din eh. Ay si... Ay si... Siyempre, si popular si din. Awak sa leeg. Hindi, aminado naman kami noon, sa totoo lang, na-stress din kami noon. Ha? Pero eh mo, pagka gumawa ka ng video, ang dami mong basher. Sobra, nakaka-stress kaya noon. Kaya lang sabi ko, sa mga, sila Graveyard, sila Takeros, sabi ko, tawanan nyo lang yung mga yan, normal lang yan. Wala eh. Sa dami nyo ba naman, ang dami nyo noon, ilan lang kami? Ilan lang eh, di ba? Bilang mo lang sa daliri yung mga kasama namin. Yata kayo sa... Pero si, ano nga, si Lola... Sino ba yan? Sa Japan? Lola? Si Mama Sally. Oo, si Mama Sally. Bumibira na naman ah. May napanood ako na ano lumabas. Talagang pregnant. Wala ko! Nabuhay na naman ang dugo ko! Ang tayang po yan, sila Alpha, sila Yama! Ha? Ah, ganun eh. Nagwawala na naman sa Sokmed. Pakitin mo kasi doon sa channel mo, doon na lang siya magwala. Tama naman siya. Para hindi siya mahirapan. Pakitin natin yung mga magwawala. Yung time ko kasi walang bakbakan eh. Ang nakakonsentrate ako noon sa pagpapasaya, hindi ako nakakasala sa mga bakbakan eh. Kaya hindi ko kalahala ibang binabakbakan eh. Oh, si The Kingston, hindi mo naman makitang bumabanat ito eh. Puro lang ano eh. Pasaya lang sa channel niya eh. Oh, kasi alam ko trabaho ko magpasaya. Hindi mo kaway. Si The King, ano yan? Puro comedy. Oh, eh kung may The Kings kami nun eh. Hindi naman ang... Eh, di mas masaya. Oo. Oh. Kasi noon, ang nakakonsentrate lang ako sa pagpapasaya. Isis Grace. Eh, kung nakapag-away pa ako noon, di dalawa na yung babayaran niya. Moving movie na ano. Eh, di sana dalawa yung sinisingil mo, no? Oo nga. Bumalik ka, bumalik ka. Ayan na, dyan si Sekiyama dapat. Romy, dapat ang singilin mo si Sekiyama. Bakit ako? Uy, dad, hindi ako sekretarya. Ano lang ako? Anong tawag sa akin? Kargador. Sila, Mami Donna. Naalala ko noon, nung lumabas yung video na tinanggi si Norman Mangusin. Di ba? Tinanggi ni Amy, tinanggi ni Bongbong, binabanatan niya yung magkapatid. Oo. Oh. Oh, laki ng galit namin. Pero yung totoo, Marcos, inaway nyo yung totoo, yung peke, kinampihan. Tama. Tapos naging presidente pa. Binalikan ako ng... Binanatan ako pero yung... ng isang kongres. Absent ako noon. Absent ako noon ng mga binabanatan nila si Bongbong Marcos. Hindi ko alam yun. Absent ako. Pero kung nag-ano si Senator Amy, sumulat yung sekretarya niya dun sa isang vlogger na hindi ko papatulan yung vlog na yan. Kasi may nakarating sa kanya yun eh, yung nagbumumura kami doon. Yung ginadji kami dun sa magkapatid. Sorry.
Sabi ni Edgemore. Sabi ni FujiQ. Sabi ni FujiQ, Boss Mike, nonstop ang tawa. Kala ko, Boss Mike, mali ang channel na napasok ko eh. Hahaha, welcome, ex-Kulaong members. Shit, man. Hindi, matindi rito si Erwin Turbo. Binanak si Erwin. Erwin ba? Hindi ba yung isa? Eto, dito kayo galit na galit kay Erwin. Erwin Turbo. Nasabay. Si Daddy David. Si Erwin. Okay. Wala akong pakialam kung tulad ka. Oo, galit ako noon. Norman Mangusin, kaya po siya naging Francis Leo. Sabi po ng NBI, sabi sa NBI, sabi ng nanay niya, ikaw na ngayon si Norman at si Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos, hindi po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. Pwede po ba sisihin yung nanay ko? Ayun pala. Siguro, Nay, pwede mo na akong kausapin ko mami ko. Oh, palitan ko yung pangalan ko. Si Erwin para hindi matigas eh. Palitan ko na, kunwari, Barack Obama. Barack Obama the third. Anyway, bye! Palitan na, meron ang archive yan, ha? Ayos ka, Boss Mike, ha? Oy, ano? Nawala antok, oh. Nawala antok na nasa Pilipinas eh. Wala yung antok. Daig bang na kape kayo? Yes. Oo, kabisado ko pa yung linyahan ni Boss David dyan kay Erwin Tulpo eh. Sige nga. Isa ka pa, Erwin Tulpo. Sabi niya na David, ni Boss David, si Francis Leo ay parang si ano si Jesucristo. Grabe talaga. Kaya kasi siya kinumpara para ni Daddy David na parang si Jesucristo kasi nagpakain siya ng libo-libong tao. Tawa na tawa. Kami namin katangahan, no? Mag-end-type ka na, Boss Mike? Baulab-baulab mo dito? Boshyami. 4 minutes ah, mag-end na ako. Hindi naman libo-libo. Baka naman ano lang, hundreds lang. Hindi, libo-libo yun. Kunyari, nag-picture ka ng 100. Pagka may nanood na 1,000, diba? Libo-libo na. Tuloy natin kay Boss Yami. Ang sino bang naka-live sa inyo? Kala, hindi pa ako naka-live. Mag-live ka na at doon na po kami. Sige, magla-live pa. Hey, Boss Mike, thank you very much, ha? Thank you, Boss. David. What's the Kings? Sa lahat ng nasa ko. Laking sakit na doon. Lipat tayo. May pag-uusapan tayo. Hey, Boss Mike. Yon. Thank you, Boss. Thank you po sa inyo lahat. Pino magla-live. Thank you so much, ha? Si Yami. Magla-live. Boss David, balik tayo doon. Hindi ako pwede. Balik ka doon. Hindi ako pwede. Dali na, mag-live ka na. I-end ko na to. Maraming salamat sa inyo. Right. Maraming salamat. Thank you, Ren. Kimberly, thank you so much, Matka. Thank you. Ay, bababa na ako, Boss Mike. Thank you. Oh, sige, bababa ko na rin to, ha? Thank you, Boss David. Bye. Yun, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming masayang talakayan ngayong gabi. Muli, Mike Cervera po, laging nagsasabi at nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako na mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat.